Living Like Jesus Bookstore at www.facebook.com/livinglikejesusbookstore. Avail the calendar for the year 2021, Living Like Jesus newsletters, and the anointed prayer cloths. You can also avail the latest books entitled The Revelation, Volume 1-5, Healing the Sick, and the latest booklet entitled The Prophecies Year 2020 and Beyond. Also have your copies of the latest praise and worship album entitled Come in Your Glory, Lord, Anointed to See, Be Exalted, O God, In His Presence, Forever, Let the Heavens Open, More Than Enough, Sometimes Hallelujah, Glorify Thy Name. You can also avail the DVD of the Mission Travel of the Man of God in Israel documentary series with powerful preaching and Living Like Jesus facts entitled The Witnesses to the Holy Land and Walking in the Footsteps of Jesus Christ. You can also get your copies of the preaching of the Man of God, Apostle Renato D. Carillo, and the Woman of God, Prophetess Elena G. Carillo. Grab your copies now and be blessed beyond measure. Just visit our main church, or you can order online. For more information, just call our Living Like Jesus Prayer and Counseling Hotline. Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Acts chapter 1 verse 8. Be one of the witnesses to the Holy Land and have a great privilege to walk in the footsteps of Jesus Christ through the Living Like Jesus Apostolic Mission Travel of the Man of God in Israel documentary series with powerful preaching and Living Like Jesus facts. Witness Jerusalem, Church of Dominus of Lviv, Garden of Gethsemane, Church of Agony, Sycamore Tree, Mount of Temptation, Dead Sea, Judean Desert, Jaffa Ancient Port City in Israel, Church of St. Peter, Tel Aviv, Wine Shop in Cana of Galilee, Mount Carmel, and be blessed by the wedding in Cana of Galilee. You can also view Mount of Precipice, Olive Press, Synagogue of Nazareth, Church of Annunciation, Magdala, Tabgha,
Sea of Galilee, Synagogue of Capernaum, Peter's House, Jordan River, Garden Tomb, and partake the Holy Communion. You can also witness Mount Zion, King David's Tomb, Holocaust Museum, Upper Room, Wailing Wall, Pool of Bethesda, Kidron Valley, Lion's Gate, Via Dolorosa, Holy Sepulchre, and much more. Grab your copies now, The Witnesses to the Holy Land and Walking in the Footsteps of Jesus Christ. God's Dwelling Place, the fulfillment of God's promise and prophecy. Here's the glimpse of its continuous construction. Updated as of March 23, 2021. With our unending support, this 3D architectural visualization with a budgeted cost
of 400 million pesos will soon come to reality. As our blessed house of prayer and fasting, and a great venue for our family camp, youth camp, pastor's camp, Thanksgiving, and other grand events, countless lives will surely receive their salvation, healing, deliverance, and God's blessings. Give generously now. Your giving is your blessing. The more you give, the more blessings you will have. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Luke chapter 6, verse 38. A faithful man will abound with blessings. Proverbs chapter 28 verse 20. Be faithful in giving and overflow with God's abundant blessings. The global crisis. We know that the whole creation has been groaning, as in the pains of childbirth, right up to the present time. Romans chapter 8, verse 22. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. Isaiah chapter 60 verse 2. Souls are waiting. It's harvest time. The apostolic era has come. Prepare for the Living Like Jesus apostolic mission travel of the man of God, Apostle Renato D. Carillo, nationwide and worldwide, for the salvation of souls and perfection of the church. When the man of God ministers to the multitudes throughout our country, you are with him. And as he travels to the nations of the world, numerous lives will praise God as they experience His love and greatness. God honors your love for Him and for the souls of men. Love never fails. 1 Corinthians chapter 13, verse 8. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second like it is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Mark chapter 12, verse 30 to 31. Give now and make an everlasting impact around the world. Be blessed by this powerful preaching tonight entitled Our Prayer Pleases God. Mag-ingay tayo na mag-ingay sa harap ng Diyos. Doon po tayo umuhul ng umuhul, umatawal ng umatiwal, managhoy ng managhoy. Magpaabot po ng sama ng loob natin, dali natin sa Diyos lahat.
Sabi ng Biblia, sasagot daw po siya. Bibigyan niya tayo ng quiet life, peaceable life, godly life, life that is full of reverence, at yung kanya pong pagliligtas ay dadali niya sa mga nanunungkulan. At malalaman nilang si Kristo tagapagligtas at ang bansang Pilipinas ay magiging bansa ng Diyos. Kaya kung palagi kayong mananalangin ng mananalangin, mga minamahal, di tayo titigil kagaya ng Panginoon at aalis tayo sa gawa ng laman, sa maling kaparaanan para magkaroon ng pagbabago. Maniwala po kayo sa akin, ang Diyos at ang langit ay walang tigil na bukas at sasagot ng sasagot ng sasagot ng sasagot. At yung mga anghel ay wala pong pahinga dahil hindi sila napapagod, hindi natutulog. Araw at gabi ang langit ay bukas para ihatid yung ating panalangit. Ibaba ang sagot, walang tigil, araw-araw pa ulit-ulit. Thank you, Lord, you are here. We sense your presence, but you promise that you will never leave us nor forsake us. For you live in us, with us, and for us. Have your way, O God. As I walk through the door, I sense His presence. And I knew this was the place where love abounds. For He fills this temple, Jehovah God abides here. And we are standing in His presence on holy ground. As I walk through the door, I sense His presence. And I knew this was the place where love abounds. For He fills this temple, Jehovah God abides here. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground. And I know that there are angels all around. Let us worship Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy.
these are holy hands. We're lifting our holy hands. Oh, the Lord is here, and where He is holy. We are standing on holy ground. Oh, You are here, Lord. And I know that there are angels all around. Let us worship Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground. And I know that there are angels all around. Let us worship Jesus now. Standing in His presence on holy ground. Almighty reign.
Hallelujah. Holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Why, you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Holy, why you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy. Lift your voice, shall it be heard. Are you Lord God Almighty? The Lord is listening. He wants to hear your voice as you worship Him with all your heart. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Sing it. Amen.
His promises are now, and no one can stop and change that. We will be raptured in great power, in great glory, with great joy, peace, honor, exaltation, success, triumph, prosperity, health, wealth, victory, His transfiguration. He will take us and translate us into His image and likeness. For our citizenship is in heaven. We are born of God, born from above. Because we serve and obey Him, we will spend our days in prosperity,
our ears in pressure. Ang mundo ay nasa dilim, pero tayo nagliliwanag sa kaluwalhatiin ng Diyos upang dilim ay palitan ng liwanag ng kanyang buhay, ng kanyang kaniningan. Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Louder! The Lion and the Lamb! Hallelujah! Hallelujah! Ang dalawang kamay. Let your voice be heard. Worship Him. Sing it. Alleluia. Alleluia. The Lion and the Lamb.
Zion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Thank you, Father, for receiving our hallelujahs, our worship. It's our honor and great privilege to love you more than anyone, first of all and above all, in any season, in any situation, for we live for you. You are our life, our living, our nature, our substance, the reason for our existence. For in you we live and move and have our being. You are everything to us, Lord. You are our eternal life, abundant life, glorious life, powerful life, joyful life, peaceful life, immortal life, eternal life. You are our health, our wealth, our shield, our eternal victory. Thank you for making us like you, Lord. Thank you, Father, for your love and goodness and great faithfulness to us, that you fulfill all your prophecy and promises to us. Not one of your prophecy and promises have failed. It is coming to pass, for now is the time of prophetic fulfillment. Thank you for making us ready for the any moment coming of the greatest Holy Spirit invasion, for the greatest move of God, that this nation, Asia, Europe, Israel, the Middle East, Africa, and the nations of the world have never seen, known, and experienced before. Now they will see it, they will hear it, and they will experience it. Thank you for testifying for your mandate and making it full blast. Thank you for testifying for Jesus is our shield worldwide ministries. Again and again without end. But your testimonies are unlimited, all supernatural. Thank you for making us prosperous in the midst of the worldwide financial crisis. Thank you for being true to us. For you are the God who changed not. You are a just, righteous, faithful God. Who keeps your covenant of love for us to a thousand generation who loves you and keep your command. We have nothing to worry, we have nothing to fear. For you are with us. When we walk through the waters, we will not be drowned. When we walk through the fire, we will not be burned. For you are with us. Gawin po natin itong lahat, mga minamahal. Hindi ako magkakasakit. Ang Diyos ang buhay ko. Siya ang kalusugan ko, kalakasan ko. At dahil siya ay nakatira sa akin, dinideklara ko, ang aking mga mata ay perpektong malusog, maliwanag. Ang aking utak, ang aking earwax, ang aking eardrum, ang aking atay, lapay, abdo, baga, bituka, puso ay malusog lahat. Ang aking blood pressure, ear pressure, eye pressure, blood sugar ay perfect lahat. Exempted ako sa anumang panlalabo ng mata, sa anumang sakit, kahirapan, kalungkutan, kasalanan, at gawa ni Satanas. Walang tatalab sa akin. Ang Diyos ay sama sa akin. Siya ang buhay ko at kinabubuhay. Kaya habang panahon, ako at ang aking buong pamilya ay tagumpay. Mararapture kami na malusog, mayaman, makapangyarihan, naghari, namuno, at nagligtas ng bilyong tao sa buong mundo. Una na, ang bansang Pilipinas. Amen.
So kung naniniwala po tayo, palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Yan lang po ba yung palakpak ng mga naniniwala? Yan lang po ba yung sigaw ng mga naniniwala? Wala po bang balak tumalon yung mga naniniwala? Wala bang balak sumigaw ng malakas na malakas, pumalakpak ng malakas na malakas, at tumalon ng mataas yung mga naniniwala? That what you say is what you get. And according to your word and to your faith, let it be done to you. If you believe and you receive what you have said today, then clap your hands. Bless Him. Praise Him. Glorify Him. And everybody say, Amen. Mabuti po ang Diyos. Lagi po siyang meron pong ino-offer sa ating kailangan natin upang ma-enjoy po natin yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una po ay ang ating pong heaven heralding encounter with God as we worship Him dito po sa CD na may pamagat na Lord, I want to see you face to face. Kaya hindi niyo po ito makikita sa Facebook dahil ito po ay pinail, no? Pinagpaguran, pinaghirapang isa-isahin na kung saan ang mga outpouring po ng kaluwalhatian ng Diyos ay nagpuplo mightily sa atin pong mga pagmi-minister, lalo-lalo na po sa mga pastor at mga bishop na umaatin sa atin pong Bishop and Pastors Conference. Kaya kung nais po natin na maranasan po ang Diyos ng lubos at ganap, at tayo po ay palaging namumove sa Kanya pong presensya at tumataas ang gutom sa Kanya, lalo na po sa pagising natin sa umaga, sa oras ng pagsamba, ay kailangan po natin to. Lord, I want to see you face to face. Yung ikalawa po ay, the things that will happen in this end time great move of God. So, hindi dito po yung gagawin ng Diyos sa mga susunod na araw, linggo at buwan, sa pamamagitan po natin, natatama sa bansang ito at buong mundo. Kaya hindi na po kayo magtatanong paano bang gagawin ng Diyos sa mga susunod na panahon. Andito po siya lahat. Ang kailangan niyo po ay magkaroon nito, paniwalaan, pagkatapos yung basahin, at pagkatapos ihandaan niyong sarili, dahil tayo po, kayo, tayong lahat ang sisidlan. At ang atin pong monthly newsletter, ayan, Sealed with His Love. So, andito po yung lahat po ng mga ginawa ng Diyos ng mga nakalipas na buwan na iba po hindi nyo alam dahil hindi naman kayo nakakasama sa mga gawain, pero hindi po kayo malilate sa pamamagitan po ng monthly Living Like Jesus newsletter na ito. Kaya ito pong inyo pong matatanggap ay walang sapat na perang ibayad. Gaano man kalaki ang inyong ilalab offering. Dahil ang Diyos po at ang kanyang salita at kapangyarihan hindi po nababayaran. Pero sa murang halaga ng inyong ilalab offering para sa gawain ng Diyos, ito po'y sumama sa inyo. At ang pagpapalang idudulot po nito sa inyo ay habang panahon. At kung tayo naman po'y nasa ibang lugar, sa MCR, Luzon, Visayas, Mindanao at ibang bansa, so wala rin pong problem, ang kailangan nyo lang po ay tumawag, mag-message, sumulat, mag-email sa lingkod ng Diyos para po sa mga item na ito, pati po yung mga nandito pa na wala pa po kayo, at ito po i-mail natin sa inyong lahat. No, i-mail natin, at yung inyong pong ibibigay na love offering ay ihulog nyo po sa bank account ng ministry dahil doon po siya pumupunta at siya po yung ginagamit sa gawain ng Diyos. Eh, pwede kayong magbigay ng sobra kasi siya nga po yung love offering, hindi po siya bayad. At wala pong kumuha ng lahat ng ino-offering natin dyan, maliban sa siya po yung ginagamit sa gawain ng Diyos. Kaya kung wala pa po kayong mga libro, mga worship song, mga DVD, at iba pa pong bagay, gaya po siguro, wala pa kayo nitong frame na ito na His Word, eh, i-mail po namin ito sa inyo. At tanongin nyo na lang po yung
mga counselor sa hotline, pati po ang nasa SNE, kung magkano ang inyong ilalabo offering, gusto niyo naman po ay ganitong klase, it's up to you. Ang importante, meron po kayo, at kung wala pa po kayong libro ng Revelation Faith, the God kind of faith, para lagi kayo nag-ooperate sa faith ni Jesus, ay magkaroon na po kayo healing the sick. Paano kayo magpapagaling ng mga may sakit at mananatiling walang sakit? So, andito po yan. And of course, mana from heaven, na direct na ang Diyos po nagsalita sa inyo sa pamamagitan po ng aklat na ito. At yung atin pong Revelation Volume 1 hanggang 6 and 7, ito po siya, eh dapat meron po kayo nitong lahat. So, yan. Ito pa mga offer pong yan ay para sa inyo. Higit po yan sa pagkain, higit po yan sa pera, higit po yan sa pinag-aralan, at higit po yan sa anumang bagay na material na gusto po nating matamo sa atin pong mga buhay. Kaya, hintayin po namin ang inyong pong response, and remember, when you respond to God. Let me repeat that. When you respond to God. Dahil, ito po ay patungkol sa Kanya, hindi po siya patungkol sa akin o sino mang tao. At ang mga anak na mahal ng Ama at gustong mabuhay sa pagsunod sa Kanya ay palaging meron pong mga bagay o pag-aari ng Ama. Ito po ay pag-aari ng Diyos para sa inyong mga anak ng Diyos. Kaya ang totoong mga anak ng Diyos ay palaging pinapriority yung pag-aari ng Diyos, bagay ng Diyos, utos ng Ama. Yun po ang katangian ng totoong mga anak at yun po ang nature ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi na po ako magtataka pa kung isang araw ay mabalitaan ko na yung mga bahay niyo po ipuno po ng mga bagay ng Diyos. Sabagat yun po talaga ang nararapat. Pati po yung mga t-shirt na yan. Kaysa po yung ibili po kayo ng mga worldling t-shirt po riyan, mamahal pa po. Ito po yung naglalaman ng salita ng Diyos. At mababasa pa po ng mga tao ang Word of God. Blessing pa kayo kahit saan kayo pumunta. At lahat po ng love offering dito, palagi ko pong inuulit-ulit, ay tumutuloy sa gawain ng Diyos. Kaya oras na para palitan po yung mga bagay sa bahay niyo ng salita, balita, panukala ng mundo. At ang ipalit po natin ay ang bagay ng Diyos. Upang ang bahay natin ay lagi niyang dalawin at ang bahay po natin ay laging puno ng pagpapala ng Diyos. Kasi kung nasa ng Diyos, nandun ang salita niya. Kung nasa ng salita niya, ando doon ang Diyos. At kung nasa siya at ang salita niya, at ito po ay nasa buhay at bahay natin, and then ang pagpapala ay nasa buhay natin, nasa bahay po natin habang panahon. Amen. Kaya, saan man po kayong sulok ng mundo, call me. At ito po yung email namin sa inyo. Magantay lang po kayo ng ilang araw, but it will reach you. So yan, praise God. So ngayon po ay samahan po natin ang lingkod ng Diyos, ang Tate Apostol. In the book of Proverbs chapter 15, verse 8, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. But the prayer of the upright is His delight. Proverbs 15:8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. But the prayer of the upright is His delight. Tapos po yung dalawang kamay rito ng gusto pong ang ating Amang sumasalangit ay palagi pong napaparangalan sa ating mga buhay. Tapos po rito yung kamay ng mga anak ng Diyos na gustong-gustong ang Diyos po ay nalulugod sa atin palagi. Pakiwave po yung dalawang kamay. Yan. Ano po yung atin pong dapat gawin if we want to please God? If we want to glorify God? So ang kailangan po natin ay mabuhay sa panalangin. But the prayer of the upright is His delight. Our prayer pleases God. Yung atin po mga panalangin ay kinakalugdan ng Diyos. Kaya isa po itong dahilan kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay kinalugdan ng Diyos dahil siya po'y nabuhay sa pananalangin. Ano pong sabi po ng Hebrew 5:7? Who
in the days of His flesh, at yun pong ating Panginoong Jesucristo, when He had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to Him, was able to save Him from death and was heard because of His godly fear. Verse 8, though He was a son, yet He learned obedience by the things which He suffered. Verse 9, and having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him. Malinaw po ang sabi po ng aklat po ng Hebreo. Noong ang Panginoon Jesucristo po ay nasa mundong ito, sa kalagayan bilang Diyos, Siya po ay nagkatawang tao. Siya po ay nabuhay sa panalangin. Pag sinabi pong nabuhay sa panalangin, yung panalangin po ay araw-araw niyang ginagawa. Ang priority niya po ay ang Diyos at ang manalangin. Kaya ang sabi ng Bible, pagising niya po sa umaga, ang sabi ng Mark 1:35, madaling araw pa po, wala pa pong sikat ng araw, siya po'y nananalangin na. At pagkatapos niya pong manalangin, ang sabi po ng Bible, siya po'y magtuturo, mangangaral, at pagkatapos siya po'y magpapagaling ng iba't ibang mga sakit at karamdaman, magpapalayas ng mga demonyo sa katawan ng mga taong pinoses nila, magpapakain ng mga taong walang makain, magpaparami ng mga tinapay at mga isda, magbabago ng mga buhay. At pagkatapos niya pong gawin ang lahat ng ito, ang sabi po ng Matthew 14:20-23, siya po ay muli na namang mananalangin. Humihiwalay po siya sa mga alagad, sa mga tao, at mag-isa pumupunta sa presensya ng Diyos para muling manalangin. Yun din po ang sabi ng John 6:15, na namakita ng mga tao mga himalang ginawa niya, sila po ay nagmadaling pumunta sa kanya at gusto po nilang siya po ay gawing hari. Pero ang ginawa po ng Panginoon Jesucristo ay umalis at nagpunta po ng bundok at muli siyang nanalangin. Dahil ang gusto niya po magparangal sa kanya ay ang Diyos. Una sa lahat, at gusto po niya ang laking makanig ay ang Diyos para sa kapakanan ng mga tao. At ang sabi po ng Luke 6:12, doon dumating naman po ang gabi, siya po ay magdamag na nanalangin. Dahil napakaraming tao ang umaasa sa kanya araw-araw. At ang sabi po ng Bible, pagkatapos niya po manalangin na magdamag, dumating po ang araw, siya po ay bumaba ng bundok, kasama ang mga alagad, napakaraming tao po nag-aantay sa kanya. At lahat po na may sakit ay pinagaling niya, ang mga bulag, binigay niya ng paningin, ang mga bingi, binigay niya ng pandinig, ang mga pilay, pinalakad niya, ang mga pipi nagsalita, ang mga kitongin luminis, ang lahat po ng cancer, goiter, cyst, leukemia, myoma, high blood, epilepsy, COVID-19, lahat po ipinagaling niya. At pagkatapos, tinuruan niya po ang mga alagad. So rito po makikita natin ang sikreto ng Panginoong Jesucristo kung bakit siya po ay kinakalugdan ng Diyos. Alam po niya na ang solusyon sa pangangailangan ng lahat ng tao noon, ngayon at habang panahon ay walang iba kundi ang Diyos lang. Even though siya po ay gumagamit ng mga tao, pero hindi po sila ang solusyon. Sila po ay kinaawaan lang ng Diyos na gamitin. Siya talaga ang eternal solusyon. At upang ang Diyos po ay makagalaw, kailangan ng panalangin. Kasi isa pong meaning po ng salitang prayer is this, putting God to work. Pinagtatrabaho natin ang Diyos pag tayo po'y nananalangin. Kaya lagi ko pong sinasabi, imbis na tayo po'y mag-aalala, mamroblema sa pangangailangan, sa sitwasyon ng buhay na hinaharap, o kapaligiran, o isyo ng COVID, negosyo, trabaho, pamilya, pag-aabroad, pag-aasawa, pagpapakasal, pagpapalaki ng mga anak, pag-aaral, ang gawin po natin ay manalangin. Tumulad tayo sa Panginoon Jesucristo na lahat po ng usapin ay dinala po sa pananalangin. Ano po sabi po ng Philippians 4:6 and 7? Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. At ano po ang gagawin ng Diyos? Pag dinila po natin sa Diyos yung ating mga pag-aalala, pangamba, takot, kabigatan, pasanin, alalahanin, at iba pang usapin ng buhay,
Ano po ang response ng Diyos? Verse 7. And the God of peace, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Praise God. Ano pong gagawin ng Diyos? Bibigyan po niya tayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa ating pong puso at sa ating isip sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang ibig pong sabihin, yung pong ating pangamba, pag-aalala, kinakatakutan, pinoproblema at kabigatan ay aalisin niya. Bibigyan niya po tayo ng kapayapaan. Ang ibig sabihin, yung atin pong dinadala ay sasagutin niya. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer. Amen. In everything. Lahat daw po ng usapin ng buhay, dali natin sa panalangin, lahat. Hello. Maliit o malaki, magaano mahirap, posible o imposible, dali natin sa panalangin. So, ibig sabihin, huwag po tayong umasa sa ating lakas. Huwag tayong umasa sa mga matatalino, marurunong, magagaling. Huwag tayong umasa sa mga sinasabi ng sino man. Sa Diyos daw po tayo umasa. Ilagay natin yung ating pananampalataya sa Diyos, Mark 11:22. At paano natin pinakikita ang ating pananampalataya sa Diyos? Dalin daw po natin ang lahat ng usapin sa Kaniya sa pamamagitan ng panalangin. Ipanaghoy natin ito. I-groaning natin. Wikain natin. Sambitin natin. Sabihin natin. Usali natin. At siya daw po'y sasagot. Hindi na mahalaga sa Diyos kung mataas pinag-aralan mo o hindi. Kilala kang tao o hindi. Sikat ka o tanyag o hindi. Ang pinag-uusapan po rito, qualified ka, bata ka, matanda, lalaki, babae, na makatanggap ng sagot sa Diyos. Qualified kang sagutin ng Diyos. Ang kailangan mo lang manalangin ng manalangin ng manalangin ng manalangin ng manalangin. At siya'y sasagot, ng sasagot, ng sasagot, ng sasagot, ng sasagot, ng sasagot, ng sasagot. Amen. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. In the peace of God. Do you hear that? Yung kapayapaan ng Diyos. Hindi kapayapaan galing sa mundo kasi wala naman siyang ibibigay. Hindi kapayapaan galing sa pera kasi wala rin po siyang ibibigay. Hindi kapayapaan galing sa tao dahil wala rin siyang ibibigay. Kapayapaan galing sa Diyos. Kapayapaan na talagang papayapain ka. Payapang payapa, walang inaalala. Masarap ang tulog, masarap ang gising, masarap ang araw. Hallelujah. And the peace of God na lagpas sa atin pong naunawaan na intindihan ay sa ating mga puso at isip. Can you imagine yung puso mo, wala nang inaalala, yung isip mo hindi na nagugulo. At dahil hindi ka na nag-aalala, hindi na nagugulo, isip mo hindi ka na magkakasakit, talo na naman ng diablo. Amen. Be anxious for nothing but in everything by prayer. Oo, matutuhan po natin to. At ito po yung lagi kong sinasabi na, imbis magsalita tayong negative, mag-criticize tayo, mag-murmur tayo, mag-complain tayo, mag-judge tayo ng walang basis, kaya nagkakasala ang marami, eh bakit hindi lang tayo sumulod sa utos ng Diyos at tumulad sa Panginoon Jesucristo na manalangin na lang tayo ng manalangin? Kasi sa pag i-criticize, sa pag-judge ng walang basis, sa pag-murmur, sa pag-complain, walang nababago, lalong lumalala ang sitwasyon at problema sa buhay. Sa pananalangin, lahat nababago. Amen? Ano pong sabi po ng Daniel chapter 2, verse 20? Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever. For wisdom and might are His." Kung bakit niya po ito sinasabi sa harap ni Haring Nebuchadnezzar at ng mga wise men, sapagkat di nila maipaliwanag yung panaginip po ng hari, pero siya po'y naipaliwanag niya. At sinasabi niya ang reason kung bakit siya ito napaliwanag, sapagkat ang karunungan ng Diyos at lakas ay sumakanya.
At bakit sumaka niya? Dahil siya po'y nanalangin, humingi ng tulong sa Diyos. Eh, pag sa Diyos po tayo hingi ng tulong, ang sabi po niya doon, sa Jeremiah chapter 33, verse 3, pag tumawag kayo sa akin, ako'y sasagot. So, ang kailangan nyo lang, mga minamahal, ay tumawag lang tumawag at ang Diyos po hindi inaantok, siya po hindi napapagod, hindi po siya natutulog at pag tayo'y tawag ng tawag ng tawag ng tawag, siya po'y sasagot ng sasagot ng sasagot ng sasagot ng sasagot ng sasagot ng sasagot. At hindi lang po magkakaroon ng pagbabago, kundi lahat po ng gusto nating makita na mabago ay babaguhin ng Diyos. Lahat. Buhay ng individual, ng isang pamilya, ng isang barangay, ng isang negosyo, kumpanya, trabaho, ng isang reliyon, movement, coalition, denominasyon, ng isang bansa, ng isang pamunuan, pamahalan, imperyo, kaharian, yung takbo ng sistema, ng isang bagay na hindi matuwid, lahat ay babaguhin ng Diyos. Amen. Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. And He changes the times and the seasons. Amen. Binabago daw po niya ang panahon. Amen. Ang mga sitwasyon, ang mga oras, ang pangyayari. Amen. Kaya niya pong baguhin po ang pangyayari. Yung bagyo, kaya niya pong patigilin. Para pasikatin ng araw, yung putok ng bulkan, kaya niyang pigilin. Hello. Yung tsunami, hurricane, kaya niyang patigilin. Yung El Nino, kaya niyang alisin. Kaya niyang baguhin ang lahat ng panahon, oras, sitwasyon. Yung mga patay na bagay, kaya niyang buhayin. Yung pamilyang magulo, kaya niyang payapain. Yung negosyong bagsak, kaya niya pong pasaganain. At lahat po ng may karamdaman, kaya niyang pagalingin at pinagaling na nga niya sa cross. Tatanggapin na lang nating lahat. Napakakapangyarihan po ng Diyos. Nag-aantay lang siya ng mga lalaki at babaeng tatawag sa Kanya at mabubuhay sa panalangin kagaya ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi po siya naubusan ng kapangyarihan. The more siya po'y naghahayag ng Kanyang kapangyarihan, the more gusto niya pong lalo magpakita ng Kanyang pagiging pinakamakapangyarihan sa lahat. At dito natin malalaman ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo in Luke 18:27 na yung imposible sa presidente, hari, emperador, governor, IATF, DOH, secretariat, medical expert, mga professor ng UP at mga komunista at mga terorista at satanista at mga reporter sa media, lahat ay posible sa Diyos. Yung hindi kayang gawin ng China, ng Russia, ng Amerika, European Union, at United Nations ay kayang gawin ng Diyos lahat. I remember one time, ako po yung nagpunta po ng United Arab Emirates dahil pinapunta po ako ng Panginoon. At nabalitaan ko po ng time pong yan na marami po mga Pilipino po yung nakakulong sa iba't iba pong mga akusasyon ng mga employer, abuse, at marami po ay hindi nakaka-uwi. At ako po ay dumating na po sa atin pong hotel room at naibaba na po ang gamit. Pinicture po sa akin ng Holy Spirit po yung buhay ni Daniel na binabasa ko po sa inyong lahat. Nasa isang bansa na kanyang kinalalagyan kagaya po ng Babylon, eh, hindi naman po siya taga-Babylon, siya po isa pong Hebreo, eh napagalaw niya po ang kamay ng Diyos na pamamagitan po ng walang tigil na pananalangin. And the Holy Spirit movement said, son, pray para sa mga Pilipinong nakakulong. At nung time po niya, meron tayong isang kongregasyon na kararating pa lang po sa bansang yan, pero tumaka sa employer niya kasi siya po ay gusto pong gawa ng masama. So, naiwan po yung passport at siya po'y tumakas
at siya po hinahabol ng mga pulis, at siya po ay nakarating sa ating church at doon po siya tumira. Doon po siya nakapagtago. At yun po ang pinakatamang gawin. Kasi ang church po, sa pangunguna ng Jesus Christ, ay bahay kanlungan. Hindi tayo nagkakanlong ng masasama. Ang kinakanlong natin yung ginagawa ng masama. Hindi tayo nagkakanlong ng mga mapangapi. Ang kinakanlong po natin yung inaapi na walang matakbuhan kundi ang Diyos at ang bahay ng Diyos. Kasama po siya ron sa may mga problema. At tayo po'y nanalangin. Makalipas po yung ilang araw, yung pong hari ng Abu Dhabi ay nagbaba ng order na lahat ng tumaka sa mga employer na wala namang creaming ginawa, sabi hindi po matay, kundi ito po mga usapin ng mga abuse at yung po mga kasalanan ay minor lang, pati mga nakakulong ay palabasin lahat at pwede nang umuwi. At matapos na po yung tungkulin ko po sa banusang yan, dahil ako lang naman po mag-isa nagpunta ron, ay kasama ko na pong umuwi yung ating kongregasyon kasabay ko sa eroplano na umuwi. Ganyan po siya kakapangyarihan eh. Kaya yung pananalangin ay nagpapakita na tayo po ay mga anak ng Diyos na nabubuhay sa pananampalataya, sa Espiritu. E ano pong maitutulong ng hinanakit, sama ng loob, tampo, chismis, gossiping, slandering, backbiting, anong maitutulong? Anger, resentment, bitterness, self-pity, unforgiveness, wala. Kahit konti, walang naitutulong. At lalo lang po siya nagpapalaki ng problema ng bawat isa na dati nang may problema. Hindi po makakagalaw ang Diyos. Kahit natama ka, pag ang pinairal mo ay chismis, galit, paghihiganti, sama ng loob, habag sa sarili. Ang pinairal mo ay lakas, pagkakampi-kampi, ay hindi matutulungan ng Diyos. At yung gawa ni Satanas, papalakihin mo lang. Lalala lang ng lalala. Hindi siya maayos ng Diyos kahit makapangyarihan siya. Hindi dahil ayaw niya, kundi ayaw mo siyang pagalawin. Ibang kaparaanan ang ginagawa mo. At yun po ang sabi ni Jesus in John 6, verse 63. Yung gawa ng laman ng mga binanggit ko ay walang pakinabang. Walang pakinabang kahit konti. The flesh profit nothing. Nothing. You must believe Jesus. When He say nothing, it means nothing. Kay mag-antay ka pa rin ng 10 taon, 15 taon, 20 taon, 30 taon at marami po yung namatay na sa kakaantay, walang nangyari. Because the flesh profit nothing. Pag gusto po nating solusyonan ang isang bagay sa gawa ng laman at lakas po natin talino at pinag-aralan Movement Coalition at ng media, wala pong mangyari. Malulungkot lang ang Diyos, papabayaan niya po tayo sa gusto natin. Kasi ayaw nating umasa sa Kanya. Ayaw nating magtiwala sa Kanya. Hello. Pag inasahan po natin ay palagi mga doktor, operasyon, chemo, cobalt, o ano pa pong surgery, ibinno, hindi po tayo again sa mga doktor, ay maraming proseso yung dadaanan natin at mahirap. Especially, wala kang pangbayad. Kaya pag tayo po'y nagpumilit na pairalin po yung gusto natin, yung gawa ng laman, no, kasi nasaktan tayo para sa atin, tama tayo, ay nasa posisyon tayo, kailangan ipatupad ito kahit mali, ay wala pong gagawin ng Diyos para tulungan tayo. The flesh profit nothing, Jesus said, John 6, verse 63, nothing. It is the Spirit who gives life. Ang Diyos, Espiritu Santo daw po nagbibigay ng buhay. At para makagalaw ang Diyos, manalangin tayo. Yun po yung unang-una nating dapat gawin pag meron tayong gustong ayusin sa buhay, humingi ng tulong sa Diyos, manalangin, tumawag sa Kanya at Siya'y sasagot. Yeah.
Hindi po siya alternative kagaya ng ginagawa ng iba. Susubukan muna yung doktor, gobyerno, reporter, tao, lakas, pera, negosyo, pinag-aralan, kakayahan, kumpanya sa barko, di ba pat marami pa. At pag hindi nag-workout, saka lang siya pupunta sa Diyos, mali po yun. Unahin mo muna ang Diyos. At sa Kanya pa lang, tapos na yan. Huwag ka nang umikot-ikot pa kung saan-saang daan, kasi si Jesus yung daan. Huwag ka nang humahanap pa ng ibang katotohanan at panggagalingan ng ibang katotohanan kasi siya yung katotohanan. Huwag ka nang magbaka sakali kung kani-kanino pa para magkaroon ng buhay. Lakas mo, kalusugan mo, pamilya mo, negosyo mo, trabaho mo, ikaw mismo, kinabukasan mo, dahil si Jesus ang buhay. At huwag ka nang humahanap ng iba't ibang religious movement, coalition at mga chairman para daling ka sa Diyos, hindi ka nila madadala sa Diyos dahil si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay at siya po ang daan patungo sa Diyos. Amen. Ang kagandahan po kasi pag tayo po'y nakakaunawa ng sinasabi sa atin ng Diyos mula sa turo ni Tati Apostol, napakagaan ang pananalangin. Kahit saan pwede kang manalangin. Umaga, tanghali, hapong, gabi, naligo ka o hindi, may pabango ka o wala, pwede kang manalangin. Nagtatrabaho ka sa barko, pwede kang manalangin habang nasa dagat ka. Sa eroplano, nakaupo ka, may biyahe ka, pwede kang manalangin habang tumatakbo yung eroplano. Sa sasakyan, nakasakay ka ng bus, sarili mong sasakyan o tricycle yan, pwede kang manalangin sa lupa. Nasa bukid ka, pwede kang manalangin. Nag-aantay ka riyan ng pagpaprocess ng mga papeles mo sa isang ahensya ng gobyerno habang nag-aantay ka, pwede kang manalangin. Kahit saan ka nandoon, pwede kang manalangin. Ano man ang edad mo, ano man ang kulay mo, ano man ang anyo mo, ano man ang ayos mo, pwede kang manalangin at ang Diyos ay sasagot. Amen. Tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot. Do not be anxious for nothing, but in everything, by prayers, supplication, and thanksgiving, make your request known to God. And the peace of God that passeth all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Minsan gusto nating mabago yung mga asawa nating lalaki, mga asawa nating mga babae, yung mga magulang natin, yung mga anak natin, mga apupo natin. Yung mga kasama natin sa bahay, kasama sa kumpanya, trabaho at negosyo. Eh maganda naman po yung mithiin natin. Pero anong nangyari? Hindi naman tayo nananalangin. Ibang paraan yung ina-apply natin, lalong gumugulo yung pangyayari. Isa lang po ang paraan para magkaroon ng pagbabago ang sino man gusto nating mabago. Paggalawin mo ang Diyos. Tayo, pwede nilang tanggihan eh. Pero ang Diyos, mahirap nilang tanggihan. At pag nakialam na ang Diyos na hindi binabalit ang will nila, kaya ng Panginoon pakialaman ang lahat ng bagay para turuan silang sumunod. Kahit matigas yung ulo nila, stubborn sila, kaya ng Panginoon gumawa ng maraming bagay para turuan silang magpakumbaba at humingi ng tawad sa kanila. Amen. Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His, and He changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. Pati raw po mga hari, pwede niyang tanggalin anumang araw at oras gusto niya may eleksyon o wala. Kaya yung po mga ginagawa po ng mahilig magwelga sa kalsada, manghikayat ng komunismo, revolusyon at terorismo, eh, mali po paraan ng mga yun, talo lahat yun. Ang paraang tama ay ito. Pag ayaw natin ang namumuno, hindi po maganda ang pagpapatakbo ng isang namumuno sa isang bayan, barangay, sa isang pamahalaang gobyerno, imperyo, kaharian, manalangin po tayo na yung mga nakaupo, palitan ng Diyos lahat. At kahit hindi pa po tapos yung term nila, tatanggalin sila ng Diyos. Nalinaw ang sabi ng Bible, siya po ang naglalagay ng hari, presidente, imperador, mayor, governor, congressman, senador, barangay captain, barangay tanod.
At pag hindi niya gusto ang ginagawa nila, tayo na nalangin dahil sila po yung mga wicked, corrupt, at walang malasakit sa bayan, walang takot sa Diyos. Then, anumang araw, anumang oras, tatanggalin sila ng Diyos. Amen? Siya po may sabi niyan eh. He removes kings and raises up kings. Hmm. At yun din po ang sabi po ng Proverbs 21 verse 1. Na kahit matigas po yung ulo ng hari, stubborn, o ng sinamang presidente, emperador, mayor, governor, congressman, senador, matigas yung ulo. Ayaw sumunod. Sa tama kung anong mabuti, pinipilit yung gusto niya, yung ideology niya, yung mga leader ng komunismo na yan, yung mga namumuno sa komunisme, matitigas ulo. Dinadaya ang marami, nire-recruit para mamundok at magrebelde sa Diyos at sa pamahalan at pamunuan. Eh, kaya raw pong baguhin na yung isip ng mga yan. Kita nyo, ang dami na po mga NPA rebel yung bumaba ng mundok at sumuko na po sa Diyos at sa pamahalaan. Ay kung meron mo pong naiiwang ilan po riyan, saan man po sila sa political realm, makinalalagyan nila, hindi na po tatagal yan. Pag tayo na nalangin lahat po ng yan, ay aalisin ng Diyos lahat. Amen. Nakita niyo yung gulo ng gobyerno at ng MNLF sa tagal ng panahon. Pati MILF, makita niyo sa walang tigil na ating pananalangin, ito migil na po yung gulo sa Mindanao. You see, katuwang na po ng gobyerno ngayon, ng MNLF. Amen? Sa pagsugpo po ng karahasan sa Mindanao at pagsugpo po ng mga terorista. Amen? Imposible po yun. Pero wala nga imposible sa Diyos. Pag may nananalangin, makikita natin walang imposible sa Diyos. Binago po niya ang isip ng lahat. Yan ang sabi ng Proverbs 21 verse 1 eh. Ang puso't isip ng hari, tubig lang sa kamay ng Diyos. Ay, alam niya po yung nature ng tubig? Ito tubig. Kung gusto kong dito po siya paagusin, dito siya pupunta. Kung gusto kong dito siya papuntahin, dito siya pupunta. Gusto ko dito sa harap, dito siya pupunta. Gusto ko sa likod, dito siya pupunta. So, ibig sabihin, yung tubig nasa control ko. Yan ang ibig niyang sabihin. Walang magagawa ang presidente, hari, emperador, ang mga namumuno sa komunismo. Amen? Pag tayo po'y nanalangin, sino pan sila, kaya silang pasundin ng Diyos sa ibig niya, kagaya ng tubig. Ang ibig sabihin, silang lahat ay kontrolado ng Diyos. Nakita niyo yung China kung bakit di niya maagaw-agaw at manakaw lahat ng isla natin. May pumipigil eh. Nakita niyo yung COVID? Malaki lang po yung report na 1 million mahigit na tayo. Pero ang totoo, hindi naman 1 million yung namatay sa COVID eh. Yun lang po yung natamaan ng COVID. Pero yung gumaling, kulang 1 million. Yung report na yan, na humikit na tayo sa 1 million about COVID-19, eh yan po, mula po last year, nang dumating yung COVID ng Diablo sa bansa natin. At ito po, yung bilang ng mga nagka-COVID, hindi yan yung mga namatay. At ang gumaling po, mahigit 100,000. At kung meron man pong namatay, sangayon sa report ng nakalipas, eh, mga 17,000 plus na, eh, sangayon din naman sa marami, hindi naman namatay sa COVID ang lahat ng yan eh. Iba dyan sa takot. Iba po dyan, ibang sakit. Bakit hindi po siya nagkaroon ng malaking casualty sa bansa natin? Kasi may pumipigil eh. Magmula nung tayo naitayo ang GSI Shield, wala pang COVID at wala pa pong mga variant-variant na yan na nanalangin ang GSI Shield. Kaya lalo na magka-COVID, tinapatan natin ang panalangin yan. Kaya hindi po siya makatakbo, hindi po siya makalayo. Eh
Eh di lalo na kung ang buong GIS ay shield, bata-matanda, lalaki't babae, yung ibang mga pastor at bishop sa ibang fellowship na tinuturoan natin na kumuha ng ating apostolic offering ay sasama sa ating prayer araw-araw. Diyos ko, si Satanas po tatalo na sa impyerno yung COVID, kusang mawawala. Hindi lang po COVID, pati kahirapan, kasalanan, komunismo, terorismo, satanismo, pati po yung samahan ng mga kulto, magwawakas. Ang sabi ko, pati yung samahan ng mga kulto, magwawakas. At mawawala na po ng laman yung ospital. Sasabihin naman ng mga doktor ngayon, mga nurse, purihin ng Panginoon, wala kaming pasyente, marami kaming oras para mag-pray at mag-Bible study! At hindi lang po yung mga ospital at dati po yung may mga COVID patient, pati po mental, wala nang laman. At hindi lang po yan, magsasara na po yung mga nightclub, yung casino, yung cabaret, wala nang iinom ng alak, wala nang maninigarilyo, wala na pong mga agaw ng asawa, wala na pong manirape, wala na pornografo, wala na pong immorality, wala na pong marcha sa kalsada patungkol sa LGBT community, sapagkat ang mga bakla ay gagawin ni Kristong lalaki, lahat yung mga tomboy ay gagawin niyang babae, lahat may tao ba rito? At yung mga islang ninakaw ng China sa atin ay ipapalik ng Diyos. At ang Pilipinas, papayamanin niya. Gagawin niya pinakamayamang bansa sa buong mundo. At hindi na magtatrabaho mga Pilipino sa Middle East para lapastanganin, rapin, pahirapan, dungisan ng dangal. Yung takaibang bansa ang pupunta sa Pilipinas para mag-apply ng trabaho. At wala na pong balitang lying, slanting, deceiving, perverted, twisted, wala nang fake news sapagkat ang dadating sa lahat ng TV network ay God's news and God's news is the good news. Na dapat pong mapakinggan ng lahat. At araw-araw, sa bawat istasyon ng television at radio, ay oras ng Himala. Yan ang inaantayin ng Diyos, manalangin po tayo ang church. Kita niyo, hinihingi niya, no? Napakasimple. Tumawag kayo sa akin. Yung ginagawa lang iba, imbis na tumawag, nagmamormor. Nagko-complain, nag-aakusa, naninirangpuri, nag-chichismis. At yung iba naman nananalangin, pero yung chismis, dinadaan sa panalangin. Hindi sinasagot ng Diyos yun. Yung hinanakit, dinadaan sa panalangin. E, siyempre, prayer meeting yan. Meron siyang hinanakit sa isang kapatiran, eh nung siya po yung nag-lead ng prayer, pinatamaan niya. Yung samahan ng loob sa asawang lalaki at babae, nung sila yung mag-pray, dinaan niya sa pananalangin. Sabi niya, Lord, yung asawa ko po, baguhin mo. Yung asawa ko, Lord, turuan mo maging mabait sa akin, magbigay ng pera, narinig lang asawa. Kausapin mo na lang siya, huwag mo lang dalhin sa panalangin. At kung gusto mo dalhin sa panalangin, wala yung asawa mo. Dinadaan sa panalangin yung ano, galit. Lord, salamat po. Tinuro mo ako manalangin. Galit ako rito, Lord, pero dahil sa pananalangin. Ito niya, hindi ka sasagutin ng Diyos niya. Dumaan yung boss niya, pinarinig ng mga empleyado, Lord, yung boss namin, kuripot, Lord. Ipuhin mo yung boss namin, lalo nagalit yung boss. Kasi narinig niyang kuripot daw siya eh. Nagkasundo yung empleyado. Gawin mo yan, nang wala yung boss mo. Pero kung yung panalangin mo ganito, Lord, ingatan mo po yung boss namin, Lord God, iligtas mo po siya, ilayo mo po siya sa kasalanan, pagpalain mo siya para mapagpala kami. Pag narinig ng boss mo, hindi ka patapos manalangin, dadagdagan yung sweldo mo. Kaya pag tumawag ka sa Diyos, nanalangin ka ng husto, pinuraot mo sa Diyos yung kabigatan mo mula sa pusong malinis sa pangunguna ng Diyos, Espiritu Santo. Sa araw at oras na yun, habang nananalangin ka, hindi ka pa tapos manalangin, nagsisimula ka pa lang, lalo na pagkatapos mo na puro yung Panginoon. Kaya wala kang nakita, kaya wala kang narinig, maniwala kang sinagot ka niya, kasi sabi niya, pag tumawag ka, sasagot siya.
Mag-ingay tayo na mag-ingay sa harap ng Diyos. Doon po tayo umuul ng umuul, umatungal ng umatungal, managhoy ng managhoy. Magpaabot po ng sama ng loob natin, dali natin sa Diyos lahat. At ang sabi ng Biblia, sasagot daw po siya. Bibigyan niya tayo ng quiet life, peaceable life, godly life, life that is full of reverence, at yung kanya pong pagliligtas ay dadali niya sa mga nanunungkulan. At malalaman nilang si Kristo tagapagligtas at ang bansang Pilipinas ay magiging bansa ng Diyos. Kaya kung palagi kayong mananalangin ang mananalangin, mga minamahal, di tayo titigil kagaya ng Panginoon at aalis tayo sa gawa ng laman, sa maling kaparaanan para magkaroon ng pagbabago, maniwala po kayo sa akin, ang Diyos at ang langit ay walang tigil na bukas at sasagot ng sasagot ng sasagot ng sasagot. At yung mga anghel ay wala pong pahinga dahil hindi sila napapagod, hindi natutulog. Araw at gabi, ang langit ay bukas para ihatid yung ating panalangit. Ibaba ang sagot, walang tigil, araw-araw, paulit-ulit. Kaya pag tumawag ka sa Diyos, nanalangin ka ng husto, pinuraot mo sa Diyos yung kabigatan mo mula sa pusong malinis sa pangunguna ng Diyos, Espiritu Santo. Sa araw at oras na yun, habang nananalangin ka, hindi ka pa tapos manalangin, nagsisimula ka pa lang, lalo na pagkatapos mo na puro yung Panginoon. Kaya wala kang nakita, kaya wala kang narinig, maniwala kang sinagot ka niya, kasi sabi niya, pag tumawag ka, sasagot siya. Mag-ingay tayo na mag-ingay sa harap ng Diyos. Doon po tayo umuul ng umuul, umatungal ng umatungal, managhoy ng managhoy. Magpaabot po ng sama ng loob natin, dali natin sa Diyos lahat. At ang sabi ng Biblia, sasagot daw po siya. Bibigyan niya tayo ng quiet life, peaceable life, godly life, life that is full of reverence. At yung kanya pong pagliligtas ay dadali niya sa mga nanunungkulan. At malalaman nilang si Kristo tagapagligtas at ang bansang Pilipinas ay magiging bansa ng Diyos. Kaya kung palagi kayong mananalangin ang mananalangin, mga minamahal, di tayo titigil kagaya ng Panginoon at aalis tayo sa gawa ng laman, sa maling kaparaanan para magkaroon ng pagbabago, maniwala po kayo sa akin, ang Diyos at ang langit ay walang tigil na bukas at sasagot ng sasagot ng sasagot ng sasagot. At yung mga anghel ay wala pong pahinga dahil hindi sila napapagod, hindi natutulog. Araw at gabi, ang langit ay bukas para ihatid yung ating panalangit. Ibaba ang sagot, walang tigil, araw-araw, paulit-ulit. The blessed prophet natin. Kailangan, pag nananalangin tayo, yung puso natin, malinis. Kung meron man tayong sama na tampuhin na nakit, hingi muna natin ang tawa dyan. Pahugas muna tayo sa dugo ng Panginoon. Kung tayo po'y nakapag-akusa, nagsinungaling, nanirang puri, nagsalita ng pangit, nagchismis, hingi natin ang tawad sa Diyos. Huwag mo nang ituro kung yung iba na, siya kasi pinurubok ako eh. Eh, kahit pinurubokan niya ako, ayaw mo naman paprubok, di no epic. Eh si Jesus, kahit ganun ginawa sa kanya, hindi naman siya naghiganti. Sabi niya, Ama, patawarin mo po sila, hindi nilalaman ang kanilang ginagawa. So ano nangyari sa mga pumatay sa Panginoon? Nangaligtas. Si Stephen, di ba si Stephen, binato nila hanggang mamatay? Si Stephen ba'y nanalangin, kagaya ng panalangin ng maraming puno ng hinanakit? Lord God, hatulan mo silang lahat, pakawala ka ng apoy sa langit. Binato nila ako ng bato. Sunugin mo sila ng apoy. Dalian mo, Diyos ko. Ganyan ba prayer niya? Lord God, ito masasamang tao ito. Padala ka ng anghel. Papukutan mo ng ulo to. Anong panalangin ni Stephen? Panginoong Jesus, huwag mo pong ibilang yung mga kasalanan nila. Sino po yung naligtas, yung mamamatay taong si Pablo, naging dakilang apostol dahil yung panalangin niya po kaligtasan, hindi paghihiganti. Kaligtasan ang gumawa ng masama sa kanya, hindi paghihiganti, ikakapahamak ng kapwa niya. Kaya pag nanalangin ka, hindi ka puno ng paghihiganti, kundi ang panalangin mo awat habag sa gumawa ng masama sa iyo at sila'y babaguhin ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Noong 17th century, uso pong slavery. Mga tao binibili, especially po yung mga taga-Africa, yung po mga bansa na
nag-invade sa kanila, ginagawa silang alipin. Isa puro sikap. Isa pong kabataan na negro, naging alipin po ng isang mayamang bansa. Eh, pagka-alipin ka ng mga panahon na yan, pwede ka nilang patayin. Yung kinabukasan mo, nasa kamay ng Panginoon mo na bumili sa'yo, nag-invade sa'yo. Walang hearing-hearing, walang hustisya, walang court. Yun po yun. So, eh, sika po, mananampalataya, nakakilala sa Lord. So, eh, ayaw po ng kanyang master na sikap, eh nagbabanggit ng pangalan ng Diyos, nananalangin. At pag narinig niya pong ginagawa ni Kapihan at nakikita niyang sikap na nananalangin, binubugbog po niya. Yung bugbog talaga, nagulapay, misto lang patay na iwanan mo, duguan, ano, yung mga latay ng latigo sa likod, talagang bumabakat po yan. Yung dugo, tumutulo talaga. Ganun po ni Kap. Pinilit, bumangon, humingi ng lakas sa Diyos. At nanalangin habang duguan. Puno ng sakit ang katawan. At yung amo po niya na sumakit sa kanya, na ulumas patayin po siya, ay muli siyang binalikan. Para tingnan kung patay na si Kap, at ililibing, o susunugin, o itatapo na lang sa dagat. Kasi walang hustisya ng panahon na yan. Ang kinabukasan ng alipin, nasa kamay ng master niya. So nagulat po siya si Kap kahit duguan. Almost hindi makakita sa hirap na dinanas. Yung pagsasalita ay putol-putol, mahina. Narinig niya po si Kap na nagsasabi. Ito pong sinasabi ni Kap. Diyos ko, maawa ka po sa Panginoon ko. Tulungan mo siya. Iligtas mo siya, huwag mo siyang pabayaan. Eh, narinig po ng amo niya yun. Amen. At yung pong bakal na puso ng amo niya, binago ng Diyos, ginawang napakalambot. At yung amo po niya, ateista, walang takot sa Diyos, naging mga ngaral. At yung pong dati niyang boss at sikap, ay magkasama na naging missionary. Nakagalaw po ang Diyos. Yun po yung mga panalangin sinasagot ng Diyos, may pag-ibig, hindi paghiganti. Tanong, eh Tate Apostol, eh bakit parang hindi ko madamang meron akong pag-ibig sa puso? Bagamat gusto ko ipanalangin yung mga taong gumawa ng masama sa akin, pero parang mabigat at hindi ko maramdaman. Eh kasi puno ka nga ng hinanakit habag sa sarili tampot, hindi pagpapatawad, galit, inggit, pagsisinungaling. Kaya hindi mo maramdaman na gusto mo silang mahalin kahit gusto mong mahalin. Kasi may nakaharang eh. So ang gawin mo muna, humingi ng tawad sa Diyos, ihingi ng tawad isa-isa yung mga kasalanan mo. Amen? At tapos humingi ka sa Diyos ng pag-ibig, bibigyan ka niya. Tsaka ka manalangin, sasagutin ka niya. Kasi ang puso natin parang lupa eh. Di ba ba? Ito lupa. Mabato. E pag nagtanim ka ng buto dyan, hindi mamumunga yan. Kasi maraming bato eh. Papatayin niya po yung buto. So ang gawin mo muna, alisin mo muna yung mga bato. Palambutin mo yan, diligan mo yan, ipertilan mo yan, tapos saka mo taniman, mamumunga yan. Ganyan yung puso natin. Ihingi mo muna ng tawad yung mga bato ng hinanakit sa puso mo, bato ng sama ng loob, pagyayabang, kalasawang kahalayan, pagsisinungaling, exaggeration, takot, hello, paghiganti, pagiging makasarili, pagiging madamot, pagiging worldly, pagnanakaw ng titan offering. Ihingi mo muna ng tawad yung mga bato ng kasalanan sa puso mo. At pag nabasa na yun ang dugo ng Panginoon, mawawala na yung puso mo matikas, lalambot na yan. Yan. Tsaka ka manalangin, answer prayer ka. At dito mo madidiscoverin, ang sarap palang manalangin. Hindi mo kinakailangan maging pastor o maging bishop o maging chairman ng movement at koalisyon para sagutin ng Diyos. At dito mo maintindihan ngayon
na pag kinabuhay mo ang buhay ng anak ng Diyos, si Jesus, eh, dahil ikaw ay anak ng Diyos, ang tatay mo available para lagi kang sagutin, kalingain, damayan, patnubayan, tulungan, ipagtanggol, at bigyan ng tagumpay sa lahat ng bagay. Do not be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, made your request known to God. And the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. We must do it God's way. Eh, tanyo, matagal na po nagmamarcha po yung mga kababayan natin sa kalsada, yung mga na-recruit, matagal na nagmamarcha. Saan na-recruit tatay yun? Na-recruit magmarcha. Na-recruit magwelga. May nagbabago ba? Wala. Matagal na mundo yung mga komunista, patay na nga yung marami. May nagbago ba? Wala. Pero pag mananalangin ka, kahit nag-iisa ka, may mangyayari. Amen. Gana ba naman, dalhin mo ka agad yung usapin sa Diyos? O ito problema, ito pagsubok, ito gawa ng Diablo, alalahanin mo yung Diyos. Dalhin mo yung usapin sa Kanya. May kapangyarihan ka, gamitin mo yan. May otoridad ka, gamitin mo yan. Ang linaw lang sabi niya eh, tumawag kayo sa akin, sasagot ako. Hindi sinabi, oh well, isipin ko kung sasagutin ko kayo. Okay. I-analyze ko kung pwede ko kayong sagutin. Nag-aaralan ko kung sasagutin ko kayo. Wala siyang sinasabi ganun. Sabi niya, tumawag ka lang, sasagot ako. Kita niyong simpleng-simple yan. Kaya pag tumawag ka sa Diyos, nanalangin ka ng husto, pinuraot mo sa Diyos yung kabigatan mo mula sa pusong malinis sa pangungunan ng Diyos, Espiritu Santo. Sa araw at oras na yun, habang nananalangin ka, hindi ka pa tapos manalangin, nagsisimula ka pa lang, lalo na pagkatapos mo na po rin, Panginoon. Kaya wala kang nakita, kaya wala kang narinig, maniwala kang sinagot ka niya, kasi sabi niya, pag tumawag ka, sasagot siya. Huwag mo lang intayin, may mabalitaan ka dyan, may mabasa ka, may marinig ka. Kaya wala kang nabasa, wala kang narinig, kaya wala kang nakita, kaya baliktaran pa yan, maniwala ka na sinagot ka niya kasi sinabi niya. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Tumawag kayo sa akin, sasagutin ko kayo. Hindi niya sinabing, okay, tumawag kayo sa akin, at pag meron na kayo nabalitaan, and then maniwala kayo, sumagot ako. Pag meron na kayong nabasa, narinig, eh, maniwala kayong sumagot ako noon. Sabi niya, tumawag ka sa akin kaya wala kang nakita, kaya wala kang nabalitan. Maniwala kang sumagot ako. At pagkatapos mong maniwala, may makikita ka, may mababasa ka, may maririnig ka. Amen! You see that? He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Eh, laro raw siya nagbibigay ng karunungan sa dati ng marunong. Siya raw po'y lalo nagbibigay ng kaalaman sa dati ng may kaalaman. Kita niyo po yan. Siya po'y masagana nagkakaloob ng walang bayad. Eh, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, ang kailangan po nating karunungan. Hindi naman lahat ng kausap mo matalino at mabuti at matuwid na tao. Marami ba ang luloko? Alam mo, dami scammer ngayon. Amen? Lahat na po ng pandaraya, ginagamit ng Diablo. At marami pong tao, walang takot sa Diyos. Sa gitna po ng krisis, eh, nandadaya pa ng mga tao. Hindi tayo pwedeng basta maniwala sa salita ng sino man, na magandang salita na, o mag-imbes ka rito, sa isang buwan, kikita ka ng malaking pera. Yun. Eh marami, ano, hindi kasi nagpipray. Hindi ka kasi umati sa oras ng Himala. Eh nag-imbes, ano, anong nakuha niya? Malaking pera? Malaking himutok. Nagpakita ng bahay doon sa Facebook. Hindi naman niya bahay yun, bahay ng iba yun. Tapos nagpakita ng mga dokumento. Tapos gumawa ng fake na ID para ilagay yung pangalan niya sa fake na ID doon sa pangalan na nasa titulo. Tapos binenta ng mura. Eh, ikaw naman, di ka kasi umaating sa oras ng Himala, di ka nananalangin. Wala kang karunungan. Eh, di kinagat niya. Kinuha, eh di nang bigay ng milyon. Tapos nang tinitira niya yung bahay, eh, nag-uulat siya. Hinahabol siya ng aso kasi may nakatira.
Tapos pinipilit niya rin sa may-ari ng bahay na, ito yung titulo eh. Anong pakialam ko rin? Eh, bahay ko to. So, to make the long story short, na-scam pala siya. Hindi ka kasi umatay sa oras ng kamala, hindi ka pray ng pray. Mahilig ka sa biglang yaman. Gusto mong yumaman ang walang pandarahit, panluloko, mabuhay ka sa pag-iikapot, pagkakalubog, huwag kang tumigil, magpakatapat ka, payayamanin ka ng Diyos. Dahil masasamang tao dyan. Kakaibiganin ka. Foreigner yan, kakaibiganin ka. Sabihin niya, ano, ako'y bago lang ako sa bansang ito, wala akong mga kamag-anak, eh nakita ko mabuting tao ka at nabalitaan kong Kristiyano ka. Eh, naghahanap ako ng co-investor. Ako'y may pera sa bangko. Eh, wala naman akong mapagkatiwalaan, kaya magbukas tayo ng joint account. Pangalan mo at pangalan ko. So, may pera ako doon na sabihin niya, 10 million. So, maghulog ka ron ng 500,000 lang. Yun lang ang sa'yo. Akin 10 million para may joint account tayo. Pwede ka mag-withdraw kahit ala ako. Eh, tinagbigay ng 500,000. Ayun, pagkatapos niya magbigay, wala na yung kausap niya. Walang karunungan. Hindi kasi umatay sa oras ng Himala, hindi nagpipray. Hindi rin marunong mag-withdraw yung foreigner. Sino sa inyo yung utak talang ka? Paano nakapag-deposit ito kung hindi ito marunong mag-withdraw? Ang taong tapat ay mabubuhay sa kasaganaan. So para mabuhay ka sa kasaganaan, walang tigil, magpakatapat ka. Walang biglang yaman sa Diyos. Biglang iska meron. Hindi umating sa oras ng Himala, hindi nagpipray. So ito na yung gold hunter. May pinakitang mapa. X-X, hulat hapon. Dali lang naman mangopyo dyan ng sulat hapon eh. Sabi niya, ito, nasorbe ko na to. Ito mo yung bato na yan, huwag magpapagsabi kahit kanino. Dinete ko yan, may ginto dyan ni Yamashita. Ayan. So ito namang mahilig sa pera. Hindi ka kasi umatin sa oras ng Himala, hindi nagpipray eh. Eh, hininga ng pera, may mga 1 million, 1 million, para bumili ng panibagong detector at saka pambahit siya maghuhukay, pagkain. Eh, napaniwala kasi may sulat hapon. Yung mapa, matanda na, marusing na, talagang parang galing ng panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Eh, biglang yaman ang gusto nito eh. Ayaw nito ng matuwid na pamumuhay, katapatan sa Diyos. Ayaw niya yung Diyos magpayaman sa kanya, gusto niya hapon. Amen? Ayaw naghukay. Amen? At ito pa lang yung nahukay, sabihin, mababaw lang, mababaw pa lang, para ipakita talagang mayroong project, eh, hindi naman nagasta talaga yung pera. Nakahukay sila. Buto. Ang kausap dito. Pagkatapos, wala na. Wala na yung may mapa. Eh, kahit siya, pwede siyang gumawa ng mapa. O, pwede ka rin namang gumawa ng mapa rin. Nakita mo yung mga barko na lunod sa ilalim ng dagat na maraming kayamanan ng panahon ng Kastilang lumubog sa dagat. Pwede mo gawa ng mapa yan. Hindi kasi umaatin sa oras ng Himala at hindi na nanalangin. O, Satanas, yung mga taga-oras ng Himala, hindi mo maluloko yan. Nagpipray yung mga yan. Ayaw namin yumaman sa pamamagitan ng mga mapa-mapa na yan, mga coins-coins na yan. Nabubuhay kami sa katapatan, ang Diyos magpapayaman sa amin. Pero ito, meron ka na understanding, binibigyan ka pa. May wisdom ka na, binibigyan ka pa. Ipin yan. Ngayon yung nangyari pag prayerful kayo. Dinadagdagan ng Diyos yung karunungan mo at kaalaman mo, yung pagkaunawa mo. The more na nakikita mo kapangyarihan ng Diyos, the more lumalawak yung karunungan mo, lumalawak yung understanding mo. Kaya pag may nabalita ka, may problema dyan sa barangay mo, sa pamilya mo, malayo, malapit, kapitbahay mo, o ano pang usapin po yan, anong sagot mo? Dali nyo sa akin yung problema, ipapanalangin ko sa Diyos. Eh dati nun, ikaw yung nagbibigay ng request. Ngayon, ikaw humihingi ng prayer request. Kasi na-discovery mo eh, na ang Diyos sumasagot sa panalangin. Kasi nagsimula ka lang manalangin.
ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin. Ano po ang sabi po sa 1 Timothy chapter 2? Therefore, I exhort first of all that supplications, plural, prayers, plural, intercessions, plural, and giving of thanks, plural, be made for all men. Sino po yung all men na tinutukoy? Verse 2, for kings. Ayan. Panahon natin ngayon, presidente, prime minister, depende sa bansa, kung ito po ay kingdom, kings, kung ito po ay democratic country, kagaya ng bansa natin, president, prime minister, and all who are in authority, yan, kasama po yung senador, congressman, mayor, governor, mga nasa authority, mga secretary, cabinet secretaries, ng bawat departamento ng ahensya ng pamahalaan. For kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved, to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all. Bakit hindi po nagtatagumpay po yung mahilig magmarcha sa kalsada para ipakita yung kanyang sentiment, hinanakit, samaan ng loob, galit sa government, pati pa yung mga nasa bundok. Yung mga humahawak ng baril para magrebelde sa Diyos at saka sa pamahalaan. Ba't di nagtatagumpay? Hindi po yun yung parang utos ng Diyos para magkaroon ng pagbabago. Ano po yung paraan para magkaroon ng pagbabago? Kaya nga una sa lahat, managhoy kayo, manalangin, mamagitan at magpasalamat para sa lahat ng mga tao. Kailangan po ay panalangin yung mga namumuno. Kagaya po ni Haring Dario ng Medes, eh wicked po yun. Eh sa kakaprinide niya, natutong mag-ayuno po yun. Nakakilala sa Lord si Cyrus. Si Nebuchadnezzar, wicked king yan ng Babylon. Sa kakaprinide niya, ito pong haring ito, ay nagkaroon ng takot sa Diyos. Ang Lord nga may kakayang baguhin sila eh. Tanggalin, palitan, baguhin, panatalihin. Naunawaan niyo po ako. At paano po siya makakagalaw? Manalangin. Eh, tagal na po yung mga nagmamarcha sa kalsada, yung mga kalsada po, butas-butas na. Wala namang nangyayari. Eh, hindi honor ng Diyos yun eh. Lakas mo yun eh. Hindi nagkakaroon ng pagbabago sa isang bayan, sa isang bansa, dahil sa marcha, komunism, satanism, terrorism, at sa pamamagitan ng baril, pag-aaklas, rebellion. Hindi po nagkakaroon ng pagbabago. Gumugulo lang po ang buhay ng mamamayan. Pero kung gusto natin ng pagbabago, ang utos ng Diyos, panalangin. Makikialam siya. So ang ibig sabihin ng Diyos, huwag daw po natin ilagay sa ating sariling kamay ang pagbabago kasi walang mangyayari. Ilagay natin sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan, ang usapin, may mangyayari. Pag naniniwala po tayong walang imposible sa Diyos, lalo po tayong na-inspire manalangin. Pag naniniwala tayong kaya niyang gawin at baguhin ang lahat ng bagay, lalo po tayong nagmamadaling manalangin. Ito raw po yung nakakalugod sa kanya eh. Ipanalangin sila, dalhin sa pamagitan ng supplications, intercessions, and thanksgiving ang usapin. Ito raw po yung nakakalugod sa kanya. At ang kanya pong response ay ito. Bibigyan niya na tayo ng quiet and peaceable life. Yan po ang gagawin niya pag nabubuhay tayo sa prayer. Pinagpipray natin yung mga namumuno. The more na mali ang gawa, the more masama, walang takot sa Diyos, the more natin ipag-pray. Babaguhin sila ng Diyos. At kung ayaw pa bago, tatanggalin sila ng Diyos. Amen? Yan pong response niya, He will lead us into a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Ito raw po ang gagawin niya kasi ito raw po ay good at acceptable sa kanyang paningin. Na siya natin tagapagligtas.
At ito raw po'y magiging daan upang sila po'y maligtas. Magiging daan upang si Jesus po, na only mediator between God and men, ay ma-reveal sa kanila. Makakilala sila sa Diyos. Mahayag daw po ang pagliligtas ng Diyos sa kanila at sa atin pong bansa. Kapag meron po tayo nakikitang injustices, hindi tama sa sinumang pong namumuno from the top to the bottom, dali natin sa panalangin. Mag-ingay tayo na mag-ingay sa harap ng Diyos. Doon po tayo umuhol ng umuhol, umatungol ng umatungol, managhoy ng managhoy. Magpaabot po ng sama ng loob natin, dali natin sa Diyos lahat. At ang sabi ng Biblia, sasagot daw po siya. Bibigyan niya tayo ng quiet life, peaceable life, godly life, life that is full of reverence. At yung kanya pong pagliligtas ay dadali niya sa mga nanunungkulan. At malalaman nilang si Kristo tagapagligtas at ang bansang Pilipinas ay magiging bansa ng Diyos. Amen. Eh nakakalungkot po, ang dami po mga bishop at pastor sumasama po sa pagkikritisay sa Pangulo, sa gobyerno. Actually, tama po sila kasi para sa kanila marami silang nakikitang mali. Tamang may nakita kang mali, pero yung paraan para ituin yung mali, mali. Hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Pag hindi tama ang isang bagay, mali yun, alam natin, kita'y sumasangayon. Pero ginagawa natin yung gusto nating pagbabago sa paraan ng Diyos. Ano yun? Manalangin. Kahit gusto ng Diablo na sikilin ang karapatan ng sambayan ng Pilipino, i-oppress po tayo ng China at nakawin yung pag-aari natin, makikialam ang Diyos. Yung po mga lockdown na yun, tatapusin niya. Yung bagsak na economy, bubuhayin niya. Yung atin pong kalayaang lumiit ay ibabalik niya, palalakihin niya. At isang araw, wala nang may maskara. Dahil ang Diyos nakialam na. Wala nang face shield, wala nang face mask, wala nang report about COVID, wala nang PPE, kasi wala na pong nasa ospital. Dahil sumagot na ang Diyos. Malaya na po, magtipon-tipon, shoulder to shoulder, to-to-to, face-to-face. Babalik na ang lahat sa pag-aaral ng face-to-face classes sapagkat ang Diyos ay nakialam na at nalaman na ng sambayan ng Pilipino. Ang solusyon pala sa COVID, sa problema at karamdaman at gawa ng Diablo ay si Kristo. Hallelujah! Kaya the more na maraming nananalangin, the more mas mabilis sumagot ang Diyos. Kasi sabi niya, sa Matthew 18:18-19:20, kung may dalawa o tatlo nagkakatipon sa pangalan ko, Jesus said, ako'y sumasa kalagitnaan. Kasama natin, alam, habang nananalangin tayo. Kaya yung Diablo hindi makalapit sa mga nananalangin kasi nandoon si Jesus. Check answers prayer tayo kasi kasama natin nananalangin si Jesus! Sabi niya yan. Paniwalaan natin yan. At huwag ka nang gumawa pa ng larawan niyan para maniwala kang si Jesus nasa gitna at ilagay diyan sa gitna habang nagpipray kayo, ilagay ng kandila sa pagita. At gumawa ng rebulto ni Kristo at magpray kayo riyan, si Kristo nandun sa gitna para masabi niyong nasa gitna. Hindi mo kailangan niyan. Kaya walang rebulto, talagang dapat walang rebulto. Maniwala ka na siya nandiyan diyan kasi sinabi niya. Yung ikaw nga lang mag-isa manalangin, grabe na yung power mo, grabe na yung answers prayer mo, dalawa pa kayo ngayon. Sinama mo yung asawa mo, tapos sinama mo pa yung mga anak mo, yung mga manugang mo, yung mga apo mo, yung mga kapatiran, yung kapitbahay, yung kaklase, yung kasama sa negosyo, trabaho, purihin ang Panginoon. At ang buong Jesus ay nanalangin at sumama na yung buong body of Christ, purihin ang Diyos. Pati po yung South China Sea, isang araw sa Pilipinas na rin yan. Ay kung magkaroon man po yung China tubig, yung lahat ng isda, nasa atin. Yung mga kalunggong na yan, yung mga hito na yan, mga tuna na yan, mga shrimp, mga lobster na yan, mga crab na yan, nasa West Philippine Sea.
Pero may tubig pa rin sila, tubig lang. Pero lahat ng lamang dagat, nasa atin. Amen. At tayo na mag-export ng mga marine products. Wala akong kausap dito. Sino sa inyo naniniwala na kahit mabuti po ang Amerika, ang European Union, ang Canada, ang Japan, ang Australia, ang United Kingdom, at iba pong mga bansa sa buong mundo na kumakampi sa Pilipinas laban sa aggressiveness, coercion ng China. Dahil tayo naman po talaga ang tama, atin naman talaga yung mga isla na yan. So kahit maganda po yung intention ng maraming bansa, at we welcome that. Kasi ayaw po nila ng pandarayahan ng China. Kita naman ng buong mundo, hindi naman sila bulag pipitbingi. Pero sino po sa inyo naniniwala, kahit hindi sila magpadala ng warship at warplane at tumulong sa ating bansa, pero wini-welcome po natin yung tulong nila. That is only secondary. Sino sa inyo naniniwala? Pag tayo po'y nag-pray ng husto, ang buong body of Christ sa pangunguna po ng Jesus Shield, isumama sa pananalangin natin, sino sa inyo naniniwala? Anghel ang papapuntahin ng Diyos doon yung ginawa ng mga ng Communist China ng Israel, palulubugin lahat ng angel yun. Sino sa inyo niniwala ang kaya ng Panginoon magpadala ng apoy sa langit at lusawin lahat yan? Sino sa inyo niniwala ang kaya niya pong paakyatin po yung mga tubig sa dagat at tabunan lahat yan? Sino sa inyo naniniwala ang yung paglipad po ng mga eroplanong pandigmaan ng China po pwede niyang palubugin lahat yan, pati mga barko? Totoo po yan. We welcome the help of these nations, but first of all, we welcome God. How many times ginawa niya na po sa Bible yan? Hello? Isang araw, 185,000 in slaughter ng angel, yung mga Assyrian, ang pinatay ng anghel, judgment ng Diyos. Wala pong armas sila Moses, wala silang tangke, walang eroplano, walang kakampi, slave sila sa Egypt for 400 years. Anong ginawa ng Diyos? Pinagtanggol sila. Winakasan yung empire ni Pero, nilupig yung kanyang great military might. Hello? Nagpakita ang Diyos ng kapangyarihan, hindi matapatan ni Pero. Kayang ulitin ng Diyos yan. Because He is the same yesterday, today, and forever. Kaya ng Panginoon magpadala ng maraming buhawi at yung lahat ng laban sa katotohanan na nagnanakaw ng isla ng Pilipinas at sumisiin ng ating karapatan ay lupigin ng Diyos lahat. Yes, I believe that. We believe that. Kung kaya ng Diyos sasaran yung bunganga ng mga leon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga anghel, sa lions din. Kung kaya po niyang samahan si Shadrach at si Meshach at Abednego sa piriparnis na hindi sila nasunog, kaya ng Diyos na palubugin ang lahat ng sundalo ni Pero. Kaya niya po ugain ang buong Egypt. Kaya niya po ugain ang Communist Party ng China at lupigin ang Spirit of Communism, yung dragon ay slaughter. Na ako po'y nagpunta po ng Amerika, isa po sa dinaanan po namin ay yung Corpus Christi. Texas po yun. From San Antonio to Corpus Christi, na 2 oras po yan. Mabilis na biyahe sa kalsada. Kasi maayos naman sa kalsada sa Amerika eh. At mga sasakyan matutuloy naman. So doon po sa Corpus Christi, meron po rin isang lugar na kung saan ay makikita mo po yung barkong ginamit ng World War II. Napakalaki. Luma na po yun. Eh, tayo po yung nagpunta po ron. So, pumasok po tayo ron. Doon po natulog yung mga lumaban sa giyera, mga Amerikanong Navy, yung kapitan, yung mga namatay sa giyera, sa loob ng mga barko na yan, na inalis lang po yung mga katawan, pero naiwan po yung barko. So tourist attraction po siya, napakalaki. Yung ginamit po mga machine gun, mga baril, mga pambomba, nakakonek po sa barko. At meron pong istorya ron.
Haba. So binasa po natin. Mataas po yung bargo eh. Floor by floor. Parang ano, Noah's Ark. Yung Noah's Ark kasi three-story building yan eh. 45 feet high. Three-story. Pero 45 feet high. Mataas. So, nakalagay po ron na outnumber po yung mga Amerikano sa Pacific Ocean nung panahon ng giyera na yan. So, yung pong barko ng mga Hapon, hundreds, napakarami, napalibutan po yung mga barko ng Amerika. Kung titingin po kayo sa balita, sa YouTube, na makikita nyo, di ba yung barko ng mga China sa ano, sa teritory natin, sa ating economic exclusive zone. Tapos, andyan din yung ating mga ano, mga mabibilis na mga barko, yung mga banggang maliliit. Na hindi mo makita. Amen. Kasi natatabunan ng barko ng China. Pati manging isla, hindi mo makita. At makikita mo lang yan, dumada yung barko ng Amerika, ng Canada, ng UK, ng France, mga pandigma po yun. At ito mga nakalipas, yung po mga barko ng Pilipinas, mga modern po yun. Bilyon mga halaga nun. Panggera po yun. So dumadaon na po siya riyan. Lalo dito sa Hulyan Pilipi Rip, malapit sa Palawan. Natalo po yung mga Hapon. Nag-retreat po sila. At marami po mga barko nila lang silubog. Gera po yan sa dagat. Bumbahan ng bumbahan. At kung bakit po sila nag-retreat at natalo, kasi nung una silang lumusob, ang nakikita nilang barko ng Amerika, 14 lang, eh sila daan-daan eh, mga 200 plus. Eh di, mismatch po yun. Pero nung malapit na po sila sa barko ng mga Amerikano para palubugin po ito, so nagulat sila, nakakita sila, napakarami mga barko, mas marami sa kanila, na napapalibutan sila, nagulat sila. Amen. Kasi sila po ay nag-atrasa na takot at sila po ay natalo. Pero ang totoo, 14 lang talaga yung pangdigma ng Amerika. Pero nakita nila libo-libo ang Diyos po may gawa. Dahil marami po mga Amerikano marunong manalangin. Alam niyo si General Douglas MacArthur? Maaring alam niya lang po sa kanya yung salitang I shall return. Noong ako po yung nagpunta ng Giwan Eastern Samar, nag-taping po ako doon sa kampo ng mga Amerikano sa Giwan Eastern Samar. Makikita mo sa kabila lang yan, Pacific Ocean eh. Eh nagturo tayo ron, sa may chapter tayo ron. So nilibot natin yun. Doon po naguta yung mga Amerikano. May base sila ron eh. Pati mga barko nila nakadaong dyan sa dagat na yan. Doon natin narinig yung salita ni General MacArthur na I shall return. Natalo po Hapon noon. Tama po ba yun? Pero bukod po dyan sa salitang I shall return ni General Douglas MacArthur, dapat alam din natin ang katotohanan siya po ay marunong manalangin. Siya po ay Kristiyano. Na sa panahon po ng giyera, kahit siya po'y pagod at puro bombahan yan, hindi nakakalimutang mag-pray at magbasa ng Bible. At isa pong dahilan niyan kung bakit siya binigay ng Diyos ng tagumpay laban sa Japan. Horses are made ready in the day of the battle. Yung horses po noon, mga tangke ngayon. Nuclear weapon ngayon. Mga ballistic missile, mga cruise missile, mga nuclear submarine, mga warship, mga warplane na nakikita po natin. Na pagka pinakawalan po yung mga nuclear na yan, ang isang bansa, minuto lang, abo na. Kaya pinipigil po ng buong mundo magkaroon ng nuclear war kasi mauubos po bansa sa buong mundo, walang makakapigil. Mas malakas po ito sa Hiroshima bombing noong 1945. Sa Hiroshima, Japan. Kaya kung pag-aaralan nyo, pag nagpapaputok ang North Korea, nagre-react ang buong mundo, especially Japan and South Korea, ang US, kasi dangerous po yun. Kaya niyang lusawin ang LA ng ganong kadali, ang New York, ang Hawaii.
Yung mga horses na sinasabi rito that were made in the day of the battle, ito po mga binabanggit ko ngayon. Itong mga nuclear na ito. Yung mga missile na yan. Horses are made ready in the day of the battle. Pero hindi ibig pong sabihin, may nuclear ka, may nuclear warhead ka, may nuclear submarine ka, may warship, may warplane ka, na lahat po ng IDF kagaya ng Israel, battery lang po yan, sinasagap niya po lahat ng missile sa kalawakan, ini-intercept niya. Battery lang po yan, isang pindutan lang. Maglalabasan po yung mga missile na yan, IDF po yun, Iron Dome. Technology na ginagawa ng bawat bansa. Amen. Pero hindi po ibig sabihin na meron ng isang bansa niyan, tsak na manalo ka. Horses are made ready in the day of the battle. But it is God. Hindi po itong mga armoring ito, itong mga missile na ito, mga nuclear na ito, mga warship, warplane na ito. It is God who gives what? The victory. Mga minamahal, mas makapangyarihin ng Diyos sa lahat po ng nuclear warship, warplane at nuclear submarine na meron ng buong mundo, mas makapangyarihin ng Diyos. At ang panalangin natin ay mas makapangyarihan kaysa sa mga sandatang ito. Kaya kung palagi kayong mananalangin ng mananalangin, mga minamahal, di tayo titigil kagaya ng Panginoon at aalis tayo sa gawa ng laman, sa maling kaparaanan para magkaroon ng pagbabago. Maniwala po kayo sa akin, ang Diyos at ang langit ay walang tigil na bukas at sasagot ng sasagot ng sasagot ng sasagot. At yung mga anghel ay wala pong pahinga dahil hindi sila napapagod, hindi natutulog. Araw at gabi ang langit ay bukas para ihatid yung ating panalangit, ibaba ang sagot. Walang tigil, araw-araw, paulit-ulit. Ano pong trabaho natin? Humingi ng tulong sa Diyos. Ano pong trabaho ng Diyos? Tumulong ng tumulong sa atin. Kaya nga, ang pinakamagandang gawin ganito, kung ano yung burden mo, ano yung kabigatan mo, isulat mo. Ipanalangin mo isa-isa. At pag sinagot na ng Diyos yung isa, chikan mo ng chikan. Chikan mo ng chikan. At dito mo bilangin, ngayon magugulat ka. Ang Diyos pala, hindi naubusan ng answers prayer. Kaya mga minamahal, ate, kuya, tatay, nanay, lolo, lola, mga minamahal, kahit saan ka magpunta, pag marunong kang manalangin, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang panalangin ninyo ay inaantay ng Diyos. Ang panalangin niyo ay kinakalugdan ng Diyos. Ang panalangin ninyo ang kaligtasan ng pamilya ninyo, ng ating barangay, ng ating bayan, ng ating bansa at ng buong mundo. Magsimula na tayong manalangin ng manalangin ng manalangin mula sa pusong malinis. Our prayer pleases God. We were created to please God. We were created to glorify God. At nagbigay po ang Diyos ng tool, a simple tool, to please Him. At yun po ang ehemplo ni Jesus. Ano po yun? He lived a life of prayer. Lahat ng usapin, dinala niya sa Diyos sa pananalangin. Amen. Yung kabigatan niya sa puso para sa mga taong dapat maligtas gumaling, dinala niya sa pananalangin. Ginuroning niya, winiping niya. At yung galit niya kay Satan sa kanyang mga gawa, ginamitan niya na authority. Let us do the same thing. Samahan pa natin ang pag-aayuno, Diyos ko. Patay ang tiyablo. Ito yung sinasabi ko sa mga pastor at mga bishop na tinuturoan natin noon pala, especially nito pong taong to. Makikita niyo naman, paulit-ulit lang po yan. Lang tayo nagpupunta, nagtuturo na nagtuturo. Kasi ang church po naturoan ng mali. Ano pa yung naiturong mali sa church? Ayun. Naghihintay sila sa Diyos na tulungan sila. Kaysa maunawaan nilang iniintay ng Diyos at tumawag tayo sa Kanya. Dahil matagal na siya, nagpa siyang tumulong. Kaya lang, hindi tayo tumatawag.
Matagal na po siya nagdesisyon, hindi pa tayo pinapanganak na tulungan tayo. Pero ang problema, hindi sila humingi ng tulong sa kanya kung kanino kaya hindi siya makatulong. Ano pong sabi ni King David in Psalm 121 verse 2, "My help comes from God who made the heavens and the earth." Saan daw po galing ang tulong? Sa Diyos. So, ano pong trabaho natin? Humingi ng tulong sa Diyos. Ano pong trabaho ng Diyos? Tumulong ng tumulong sa atin. Yun lang po ang trabaho natin, manalangin, humingi ng tulong sa Diyos. Huwag magsalita ng pangit, manirang puri, maghiganti, sumamaan loob, maghinalakit, magtampo. Walang mangyayari. Lalong gugulo buhay mo. Ang trabaho natin, humingi ng tulong sa Diyos. Manalangin. At ang trabaho niya, tumulong ng tumulong, sumagot ng sumagot. At pag pinagpipray natin yung ating pamilyang mabago, tayo pong nananalangin, ang unang binabago ng Diyos. Habang tayo nananalangin, ginagawa niya tayong kagaya niya ng Panginoong Jesus. At habang tayo ginagawa niyang kagaya niya, habang tayo nananalangin, yung pong sabi ng Romans 8:26-27, yung atin namang pinapanalangin, binabago niyang lahat. Kaya pag tayo po yung nananalangin, dalawa po ang nagaganap, binabago niya tayo. At yung mga bagay na pangit sa ating paningin, binabago niya rin. Amen. At yan yung lagi kong sinasabi, hindi lang sa panahon ng family camp. Turuan natin yung ating mga anak at mga apo sa murang gulang na manalangin. Kaysa pabayaan yung silang manood ng TV dyan, mag-iPad, mag-YouTube, mag-laptop, mag-messenger. Magbigay tayong panahon. Amen. Isama natin sila sa panalangin. A-agree yung mga yan. Hanggang sila po'y lumaki at maalala nila sa murang gulang nila. Lagi yung silang nililid sa prayer. At yung sila'y lumaki na, ay nadala nilang espiritu ng pananalangin at sila na rin ang nililid ng prayer ngayon. Diyan yung madidevelop yung faith nila. Kaya pag sila po'y malaki na, at kahit tayo po'y malayo, sila po'y nasa abroad o doon nag-missionary, doon na ipadala ng Diyos bilang full-time na mga pastor at pastora, ebanghelista, guro, propeta, ay matatag sila sa Diyos. Matibay. Dahil kinunik natin sila sa Diyos, inilapit sa Diyos, at tinuruang magtiwala sa Diyos. At ang sabi ng Psalm 25 verse 2, lahat daw po na nagtitiwala sa Diyos, hindi napapahiya. Amen. Kaysa mag-usap tayo bilang pamilya sa salitang walang kabuluhan, walang halaga, biruan na walang karangalan ng Diyos. At pag-usapan na pag-usapan yung problema. Sino sa inyo niniwalang habang pinag-uusapan yung problema, nag-uusap lang kayo sa problema? Kaya umabot kayo ng 3 araw at 10 araw sa kakausap ng problema, yung problema, problema pa rin. Ipanalangin natin yung problema. Tapos ang problema. Minsan meron po tayong isang anak na lumapit sa akin, sabi niya, "Tatay, yung anak ko bakla. Nabibigatan ako, tatay, nahihirapan ako, tatay, anong gagawin ko, tatay, yung anak ko bakla." Sabi ko, manalangin ka. Samahan mo ng pag-aayuno, doon ka humagulgul sa harap ng Diyos. Sabihin mo sa kanya na wala siyang ginawang bakla, lalaki lang at babae. Na hindi siya nagkamaling gamuha, na lalaki at babae, yung diablo lang yung nagmali, na yung lalaki ginawa niyang bakla, yung babae ginawa niyang tomboy. Sabihin mo sa Diyos yun, iyak mo yung anak mo. Ay di sinunod, ano nangyari sa anak niya? Atay! Yung anak ko lalaki na! Isa naman, tomboy. Tatay, yung anak ko, ganda-ganda, tomboy. May ka-date babae, tatay. Anong gagawin ko? Prayer. Iyakan mo, luhuran mo, dalhin mo sa Diyos.
Kapusin mo yung espiritu ng pagkatumboy, iyak mo sa Diyos yung kalagayan niya, magkaroon ka ng awa sa Kanya, ikot mo yung mga pangako ng Panginoon. Sinunod ng araw, Tatay! Yung anak ko, wala na pong kadate na babae. Kapatiran na yung kadate, lalaki na babae na siya. Ngayon nyo, to be honest, kay isang buwan po ako magturo dito araw-araw para ikwento sa inyo ang maraming answers prayer na ginawa ng Diyos bunga ng panalangin, hindi po sapat. Sa totoo nga po, hindi ko na maalala yung daming answers prayer na ginawa ng Diyos sa dami. Sapagkat siya po'y nangako, pag tayo'y tumawag, sasagot siya. At minsan, sa dami ng pinapaabot natin sa Diyos, na pinapaniwalaan natin sinagot niya, tayo, hindi mo na maalala lahat, pero lahat naalala niya. Kaya nga, ang pinakamagandang gawin ganito, kung ano yung burden mo, ano yung kabigatan mo, isulat mo. Ipanalangin mo isa-isa. At pag sinagot na ng Diyos, yung isa, chikan mo. Chikan mo ng chikan. Chikan mo ng chikan. At dito mo bilangin ngayon, magugulat ka. Ang Diyos pala, hindi naubusan ng answers prayer. Kaya ang payo ko sa church noon pa, sa mga kawan, huwag mong i-criticize yung pastor mo at pastora, huwag mong akusahan, huwag mong siraan, huwag mong pagwikaan ng pangit. Kaya ikaw yung may pera, naglalagip ka riyan, igalang mo yan kasi bigay ng Diyos yan. Kaya may weakness yan, ipag-pray mo lang. Kaya hindi ka nagaganda sa ugali, ipag-pray mo lang. Kasi kung ayaw naman ng Diyos sa kanya, kahit gusto mo, patatanggalin siya ng Diyos. At kahit ayaw mo sa kanya, kung ayaw ng Diyos siyang alisin, hindi siya mawawala dyan. So dahil meron ka hindi nakikita ang maganda para sa'yo, dalhin mo na lang sa Diyos, ipanalangin mo. Huwag ka nang humahanap pa ng kakampi. Para pag-usapan yung problema. At yung pag-uusap ng problema, mapunta na sa sama ng loob. Walang mangyayari ron. Kasalanan sa Diyos yun. Ipag-pray natin sila. At sa mga pastora naman, ang advice ko, pag nakita mo yung congregation may weakness, no? Kasi sino siya naniniwalang minsan, kahit ginawa niya tayong lalaki at babae, misa naman hindi naman pare-paresyo yung haba ng dila natin. Yung kasing maliit yung dila, madalang magsalita. Yung mahaba yung dila, mahabang magsalita. Pero ang nakikita ng mga pastora yung kongregasyon yung nahaba ang dila, prayer lang. At kung gusto mo naman talaga siyang tulungan, hindi kausapin mo ng mapayapa. Huwag mo itapon sa kanya yung pulpito. Kasi hindi pa bumabag sa kanya yung pulpito, umaalis na yan. Sa upuan. At sa pagbabalik niyan, kasama niya yung kanyang katribut, mga kamag-anak, lahat sila laban sa iyo, gulo, sa church. Ngayon isang araw yung church nila, sarado. Sino yung nagsara? Sila. Kasi nagsipag-away, imbis na manalangin. Kausapin ng mapayapa, payuhan. Dalawa lang kayo. At kung meron ka namang sama na lang sa pastor at pastora, kausapin mo siya ng personal. Pastor, pasensya na po kasi masama loob ko sa iyo eh. Kasi napansin ko sila, kinakamayan mo ako, hindi. Sabihin mo yun nasa puso mo kaysa tawagin mo dyan si sister, si brother, si Johnny, si Gigi, si Jonah, si Joe. May tao ba rito? Si Joanna, si Joji. At pagkatapos magpulong-pulong kayo si Joji, si Jonah, si Joe, si Joey. At pag-usapan ninyo na hindi ka kinakamayan. Amen. At sila naman na nakalimutan na hindi rin sila nakamayan, binigyan mo ng pag-alala, kaya nagkaroon kayo ngayon ng grupong galit sa pastor na hindi nakamayan. Kaya lang nangyayari ron. Punta ka sa pastor, pastor, pasensya na. Sama ang loob ko kasi hindi mo ko nakamayan. Ano ba yung sentiment mo? Yan yung tamang gawin. Tapos manalangin ka na lang. Pwede kang pumili sa dalawa. Pero pagkatapos mo siyang kausapin, ang ibig sabihin, nakapag-pray ka na.
At pagkatapos mo siyang kausapin, answer is prayer ka na. Kung gusto mo naman, una siyang kausapin, Diyos na lang kakausap, mas maganda yun. Ayusin mo na lang puso mo. At sabihin mo na, kahit di ako makamayan, nayayakap ko naman si Jesus eh. Tsaka, by the way pala, eh bakit ako naghahanap ng pagkamay? Eh, living like Jesus na ako. Nung bago attend ako, okay lang na lagi kong maghahanap ng kalinga ng pastor at pastora, pero living like Jesus na ako. Ako na pala ang kakalinga ngayon, nakalimutan ko. Hindi na pala ako yung pagtitiisan, ako na pala yung matiisin. Hindi na pala ako yung patatawarin, ako na pala yung magpapatawad. At hindi na pala ako yung nagmumormor, intercessor na ako ngayon. Naisa may nagtanong po sa akin, ito po tanong. Ate Apostol, bakit hindi po nang iwasan yung chismis-chismis sa church? Yan. Alam niyo, magmula lang maligtas ako nga ngayon, yung chismis sa church, nangyayari. Kung may reporter sa mga network ng television, meron din sa church. Amen? May sarili siyang camera, meron siya sariling slot. May sarili siyang oras, yung iba nga, ano pa eh. 24/7 yung program niya. Kasi may messenger na ngayon, may Zoom. Eh, messenger ngayon, walang bayad. Kahit madaling araw, pwede ka mag-message. Yun po tanong sa akin. Eh, nagulo na po yung gawain, Apostol. Sabi nila, nahati yung church, nasara na, nagkagulo-gulo. Eh, yun po talaga ang bunga eh. Pag dinaan natin ang usapin sa chismis, mawawasak ang gawain. Ayaw ng Diyos nun, si Satan may gawa nun. At akala po na marami na nakakasira ng gawain, ang sinisira niya yung kapatid niya o yung pastora, akala niya yung kongregasyon yung nasisira. Ang nasisira, ang pangalan ng Diyos at gawain ng Diyos. At yung mga hindi kasama, nagugulo. Yun po tanong sa akin, bakit daw po may mga chismis pa sa church? Ito po sagot ko. Hindi kasi sila nagpipray. Kasi kung nagpipray yan, hindi na magchichismis yan. Kasi pag nagpipray ka, wala ka lang pinagkakaabalahan pa eh. Kasi yung puso't isip mo nasa loob sa pinapanalangin mo. Ano man yung nasa paligid mo eh, wala kang alam. Kasi abala ka sa loob sa kakapanalangin. Siya lang ang alam mo, yung minumura mo at kinukwento, answers prayer mo. Dinala mo sa Diyos. Meron po tayong committed na anak, bago lang po ito naligtas. Ito po yung nasa isang mayamang bansa. Doon po sila nakatira ng kanyang pamilya. Isang taon pa lang po siya sa atin, pero committed. Grabing commitment. Lagi nasa Facebook, live streaming. Lahat ng bigayan, hindi lang po siya available. Sobra pa binibigay niya. Kanya, milyon-milyon. Sa atin, libo-libo. Isang araw, na-diagnose po silang pamilya na may COVID. At ang sabi po na nag-diagnose sa bansang yan, ano, sa ibang bansa, mayamang bansa, eh mas malala pa raw po yun sa COVID tsaka sa UK variant. Sabihin, panibagong variant na mas malala. Ay tinawanan niya lang. Kasi alam niya, aral natin eh. Alam mo siyang nararamdaman. At tinapaabot po sa akin, so pinag-pray ko po yung pamilya niya. So naipag-pray, makalipas silang araw, sabi niya, tatay, ito po yung version ko, magaling na kaming lahat. Sabi niya, tatay, ito version ko. Magaling na po kaming lahat. Ito version ko. Yung panalangin ng taong matawid na kagaya mo, kinakalugdan ng Diyos. Hindi yung panalangin ko lang kinakalugdan ng Diyos eh. Yung panalangin yung lahat, kinakalugdan ng Diyos. Mas mabilis sumagot ang Diyos. Pag uminom ka ng gamot, yung bisa niyan, mag-aantay ka pa ng oras eh. Pero yung panalangin, minuto lang. May bisa. Ngayon ito yung may ketong. Eh pagka dinala mo sa dermatologist yan, tatapal-tapalan yan. Maraming antibiotic, inom ng gamot. Matagal mo makita yung bisa para matuyo yung sugat niya, yung balat niya nagnanaknak. Kita niyo, Lord, isang salita, luminis ka, luminis agad. Mas makapangyarihan po yung prayer.
Ito yung mga bulag, chichikin pa yan, yung cornea, yung retina, yung mataas na eye pressure, yung ugat, tapos bibigyan ng gamot, papainimin. So, yung bisa, may oras bago magka-epekto sa tao. Pero ang Panginoon, isang salita lang, dumilat ka. Yung kulang na tinapay at isda, ibabudget mo pa sa isang pamilya yan kung paano kakain ang lahat. At minsan, pag nagkamali ka pa ng partihan, maaari yung mga alak mo sa mamaang loob. Sa Panginoon, isang salita lang yan eh. Ama, salamat po. Lagi mo akong dinidinig at dumami yung tinapay at isda at sila po'y kumain ng husto. Hello. Yung pila, check upin mo pa yan. Kung ano yung problema ng paano ito, yung buto, bakit ito nagkarayuma, bakit ito ika-ika, tapos papainumin ng gamot, i-x-rayin. Eh, sa Panginoon, saglit lang yan eh. Pagkahawak, tayo. Yung pila, itakbo. Akong kausap dito. Ano po punto ko? Gamot, blessing. Maganda ang naitutulong sa katawan, mga doktor, blessing. Pero ang kapangyarihan ng panalangin, masyadong mabisa. At ang sagot ng Diyos, mas mabilis kaysa bisa ng gamot. Bakit hindi tayo nawawala ng kabigatan sa puso? Lord po, may gawa nun. Bakit yung iba walang kabigatan? Wala sila sa Lord eh. Bakit tayo mga anak niya ang hindi nawawala ng kabigatan? Anak niya tayo eh. Nilalagyan niya tayo ng kabigatan kasi alam natin na dali ng kabigatan sa Kanya. Alam natin. Alam natin ang kapangyarihan ng panalangin. Kasi kung iba ang pagdadala ng bibigyan niya ng kabigatan, lalala ang problema. Kaya kung sino yung nakakaunawang ganyang kakapangyari ng panalangin, yun ang binibigay niya ng kabigatan. Ano pong sabi ng James 5:13 hanggang 18? Are you suffering? Then pray. Meron ka bang dinadaanan? May kabigatan ka ba? Napipersecute ka ba? Nare-reject ka ba? Nala-lockdown ka ba? Are you suffering? Andiyan suffering? Pray. Are you joyful? Praise God. Amen. Are you sick? Call the elders of the church to pray for you. And they will pray for you and they will raise you up in answer to that prayer of faith. So therefore, confess your sins one to another that you may be healed. May sakit ka ba? Humalam ka na magpipray sa'yo. Verse 16, yung letter B. For the effectual fervent prayer of a righteous man is powerful and effective. Yun daw pong panalangin ninyo, tayo mga anak ng Diyos na matutuwid, ay napakabisa at napakakapangyarihan. Pwede po kayong tumawa rito, ha? Nung panahon po ni Elijah, galit na galit si Jezebel sa kanya, tsaka si Ahab. Kasi in-expose ni Elijah ang propeta yung kasalanan nitong mag-asawa. Eh, si Ahab, Israelita to eh. Si Jezebel nito, Israelite. Kaya lang, nagustuhan ni Ahab si Jezebel kasi kinulam ni Jezebel si Ahab. Si Jezebel po, ang tatay niya, priest, pero ibang tribo. Hindi siya Kudyo, hindi siya Hebreo. Maraming Diyos-Diyosan si Jezebel. Si Ahab, wala. Dahil meron silang Diyos, si Jehovah. Amen. Si Yahweh, the great I am. So, nung ma-associate si Ahab kay Jezebel, tinuruan ni Jezebel si Ahab ng immorality, idolatry, rebellion against God. Kaya ngayon ang sinasabi ko sa inyo mga anak at sa lahat ng kapatiran sa ibang fellowship, kay pogi yan, pag unbeliever yan, pangit yan. Kay maganda yan, pag unbeliever yan, pangit yan.
Huwag kang magkamaling mangpaligaw at kang magkamaling manligaw. Pawasakin mo buhay mo. Pag binigyan ka ng telephone number ng messenger niya at ng Facebook account niya, huwag mong kunin. Sabihin mo, loaded ka na. At pag pinilit niyang ligawan ka, sabihin mo, may boyfriend ka na. At pag ikaw naman ay pinilit niyang ligawan, sabihin mo, engaged ka na. Sino boyfriend mo? Si Jesus. Kanino ka engaged kay Jesus? Huwag ka na magpahatid pa kay mga Ginoo yan, kay may sasakyan niya, kay inaalalayang ka niyan, huwag ka magpahatid. Kasi delikado yan. Baka yung puso mo mahulog. Patibong yan. Pag sinabi na Lord, huwag ka na magpumilit pa. Huwag ka na magbakasakali pa. Kasi pag tinuloy mo yan, impyerno yung kinabukasan mo. Hello. Yun yung nangyari kay Ahab. Alam niyang masama ito at bawal, pero sinuway niya ang Diyos. Kaya tinuruan siya ni Jezebel na unbeliever ng immorality, idolatry, rebellion. Kaya nung si Elijah ay dumating at sila'y pinagre-rebuke, binaba yung hatol, nagalit po sila na pinapapatay nila si Elijah. Now, tingnan niyo po ako ngayon. So, nagpadala po si Ahab ng mga sundalo, 50, para hanapin si Elijah. So, nakita nila si Elijah nasa itaas ng bundok, nananalangin. Amen. Ang sabi ng kapitan ng sundalo ni Ahab, Elijah, bumaba ka riyan, pinapasundo ka ng hari. Hindi po bumaba si Elijah. Nung panahon pong yan, pwede kayong tumawa, kumukuha lang po ako ng illustration para buksan ang isip niyo. Nung panahon pong yan, pwedeng tumawag si Elijah ng bumbero para sunugin yung sundalo ni Ahab. At kung meron man pong bumbero, matagal. Kasi 50 yung susunugin mo eh. Pero nung si Elijah po'y manalangin ng isang simpleng panalangin, bumagsak yung apoy sa langit, tupok po'y 50. So wala pong bumalik kay Ahab na sundalo, patay lahat. Nagpadala na naman siya ng panibagong grupo. Hinanap na naman si Elijah sa bundong nananalangin. Kasi pag nagsimula kang manalangin, gusto mong laging manalangin. Kasi masarap kausap, masarap kasama ang Diyos, at masarap makitang lagi kang answers prayer. Napakasarap magbilang ng answers prayer, answers prayer, answers prayer, answers prayer, answers prayer, answers prayer. At ikaw mismo ay magpapatotoo mula sa salita ng Diyos, ng malinaw pa sa sikat ng araw, na yung sinasabi niyang siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, walang imposible sa kanya, napatotohanan mo. Kasi answers prayer, answers prayer, answers prayer, answers prayer, answers prayer. Amen. So panibagong army, sabi ni Elijah, ako'y lingkod ng Diyos, bumagsak ang apoy mula sa langit at tupukin kayo, patayin na naman po yung mga sundalo. Saglit lang. Simpleng prayer. Amen. Padala na naman si Ahab ng sundalo. Nanalangin na naman si Elijah. Bagsak na naman yung apoy. Patay na naman silang lahat. Totoo po yan. Basahin niyo po yan sa Bible. First King and Second Kings. Makikita niyo po yan. Naubos na po yung sundalo ni Ahab. Amen. Pinakahuli. Imbis pong sabihin niyang baba, propeta ng Diyos, at hinahanap ko ni Ahab, itong sabi niya, nung kapitan, lingkod ng Diyos, maawa ka. May pamilya ko. Naawa ang lingkod ng Diyos at sumama at bumaba. Ano po punto ko? Ganyan kabilis sumagot ng Diyos sa sitwasyong kailangan mo ng tulong niya. Kaya mga minamahal, ate, kuya, tatay, nanay, lolo, lola, mga minamahal, kahit saan ka magpunta, pag marunong kang manalangin, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos.
At ang sabi ng verse 17, ng James 5, si Elijah ay kagaya nating tao. May weakness, nagugutom, may dugo, may buto, may laman. Dumaan na maraming pagsubok. At siya'y nanalangin na huwag umulan at sumara ang langit sa loob ng 3 taon at kalahati. At siya'y nanalangin, ang Diyos ay sumagot, sinara ang langit. At pagkatapos ng 3 taon at kalahati, siya'y muling nanalangin at binuksan ng Diyos ang langit. Ang langit ay bumubukas at sumasara bilang sagot sa ating panalangin. So, ang ibig sabihin, nasa ating kamay at kapangyarihan ang pagbubukas at pagsasara ng langit. Kung gusto natin mapagpala ang isang buhay, isang pamilya, isang bayan, isang barangay, isang bansa, at maranasan ng bukas na langit, manalangin tayo. Kung ayaw naman po natin maranasan ng sinamang laban sa Diyos na ang pagsuway sa Diyos ay kagaya ng mga taga Jericho, ng mga Amalekite, totally, nasa rebellion, wala talagang balak magbago, hindi po bubukas ang langit. Dahil yung sunod sa salita ng Diyos, magaganap po siya. At ang ating panalangin, ang susi. Kaya kung hindi tayo mananalangin, hindi bababa ang ulan mula sa langit. Pero pag mananalangin tayo sa ayot sa gusto ng Diablo, babaha ng ulan mula sa langit patungo sa Pilipinas. At kagaya ng early church in Acts 2:1-4, pag tayo nanalangin, hiniling po natin na dalawin po niya ang Luzon, Visayas, Mindanao mula NCR ng Diyos Espiritu Santo at ikitan niya pa ang ginawa niyang pagdala ng panahon ng Pentecost 50 araw after the resurrection, gagawin po siya ng Diyos. Nasa atin pong kamay ang desisyon para bumaba ang Holy Spirit. Hindi natin pinapangunahan ng Diyos. Kaya lang, alam na natin kalooban niyang bumaba, inaantay niya lang tayong pababain siya. Pati ang rapture of the church, ang sabi ng Revelation 22:10 hanggang 17, si Jesus ay bababa bilang sagot sa ating panalangin. The Spirit and the Bride say, "Come, Lord Jesus." Nakakonek ang pagbaba ng Panginoon sa ating pananalangin. The prayer of the upright is God's delight. Ang panalangin ninyo ay inaantay ng Diyos. Ang panalangin niyo ay kinakalugdan ng Diyos. Ang panalangin ninyo ang kaligtasan ng pamilya ninyo, ng ating barangay, ng ating bayan, ng ating bansa at ng buong mundo. Magsimula na tayong manalangin ng manalangin ng manalangin mula sa pusong malinis. At ang mga lalaki at babaeng naniniwalang ang Diyos ay sumasagot sa panalangin ay laging nananalangin. Ang mga lalaki at babaeng naniniwalang napakakapangyarihan ng panalangin ay laging nananalangin. Walang gagawin ng Diyos kahit ano, malibang ito ay sagot sa ating panalangin. Lahat ng gusto nating makita na dakilang bagay mula sa Diyos ay sagot ng Diyos pag tayo po ay nanalangin. Kung bakit sagot siya ng sagot, dahil tawag tayo ng tawag. Oo, palakihin natin ang ating mga apo sa tuhod sa pananalangin. Ang ating mga anak. Tayong lahat, hindi pa huli, mga minamahal, ano man ang edad mo, para manalangin. Nang manalangin. Nang manalangin. Nakasalalay sa inyong panalangin ang kinabukasan ng inyong pamilya, ang kanilang kaligtasan.
Wala akong nabasa sa Biblia na ang Diyos ay nagsabing hindi siya sasagot. Hindi lang siya sumasagot, pero gusto niyang sumagot pag may kasalanan tayo. At hindi sagrado at bukal sa puso ang ating pananangin. Pero kung tayo mananalangin mula sa pusong malinis, hindi siya magsasawang sumagot. Sapagkat ang trabaho niya ay tumulong. Ang trabaho natin ay humingi ng tulong sa Diyos. Nasumpungan ang mga taga Medo Persia si Daniel na nananalangin. At yun ang pinagbawal ng hari ang manalangin. Pero siya ay nanalangin. At nakagalaw ang Diyos. Binago ang pangyayari at pinoromote si Daniel ginawang governor ng Babylon. Apat na hari ang pinaglungkuran ni Daniel. Lahat ay napagpala sa buhay niya. Dahil hindi lamang siya person of integrity, nobility, dignity, faithfulness, trustworthy. He's a man of prayer. Oo, mga iniibig. Ito pong gusto kong basahin sa inyo na mga testimony sa Puro Answers Prayer. Napakaliit na bilang. Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, nakulang ang isang buwan para sabihin sa inyo, inaantayin niya ang panalangin niyo. Matagal na siya naghaantay. Oh, walang puwang ang murmuring, complaint, bitterness, resentment, gossiping, retaliation, negative word, attack sa kaharian ng Diyos sa buhay nating lahat. We are called to love one another, to bless one another. At isa pong way para ipakita ang ating pag-ibig ay panalangin. Malayo man sila, intercession removes limitation. Intercession go beyond border. Intercession remove walls or barrier. Saan naman sila ang sulok ng mundo, aabutin sila ng Diyos. Tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot ang sabi ng Diyos. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kumato kayo at ang pinto ay bubuksan. Humanap kayo at kayo makakasumpo. Dahil ang humihingi ay binibigyan. Ang tumatawag ay sinasagot. Ang humahanap ay nakakasumpo. Kaya nga huwag kayong tumigil manalangin ang sabi ng Panginoon in Luke 18:1. Especially, bababa na ako. Kailang makakita ako ng pananampalataya sa lupa. At isa po sa projection ng ating faith ay life of prayer. For me, ito po ang pinakamabisa para pagalawin ng Diyos. Panalangin. Walang distansya ang pwedeng pumigil. Walang kulay, walang aniyo. Walang gawa ni Satan ang pwedeng humarang sa Diyos. Sa gusto niyang gawin. Kaya ngayon ang lagi naming sinasabi sa inyo, sumama kayo sa season of prayer and fasting. Nagtatrabaho mo kayo, nag-aaral, nagninegosyo, bukas ang bahay na ito para sa ating lahat, para manalangin. Bukas ito para sa may kabigatan. Hindi dito ang Diyos. Ang sabi niya sa Mark 11:17, my house shall be called a house of prayer. Not political rally. Not a house of quarrel, murmuring, fighting, lying, cheating, slandering, gossiping, revenge and vengeance. The house shall be called a house of prayer for all the nations. As you bow your head and close your eyes, yes, sa atin yung mga puso niyo, mga minamahal. Kung meron po tayong gawa ng laman na pamuhay nung nakalipas, hingin natin ang tawad.
Yan lang po ang harang para hindi tayo masagot ng Diyos. Pag wala nang sama ng loob, hinanakit, slandering, gossiping, retaliation, revenge, vengeance, murmuring, complaining, the flesh. Ang answer's prayer mo ay mahirap bilangin. At hindi mo problema ang manalangin ng isang oras, dalawang oras, tatlong oras. Sapagkat pag malinis ang puso mo, ititik over ng Holy Spirit ang prayer life mo at siyang mananalangin. At lahat ng panalangin mo, konting usal, konting salita, lahat ay may sagot. Because you're praying according to the will of God. Hindi ba sinabi ni Jesus in John 14, 12, 13, 14? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang ginawa ko ay gagawin nyo rin. At higit pang dakilang bagay ang gagawin nyo kasi ako ay pupunta sa Ama. Ano man ang hingiin nyo sa pangalan ko sa Ama, ibibigay niya. Ano man ang hingiin nyo sa pangalan ko ay gagawin ko. Ano man. Jesus said, humingi kayo para malubos ang gagalakan ninyo. Linisin niyo po ang puso ninyo, mga minamahal. Pagkatapos ay manalangin kayo, ipanalangin niyo yung kabigatan ninyo. Ano po yung alalahanin ninyo? Pang pamilya ba yan? Pang negosyo, kalusugan? Ano po ang gusto nyo ipaabot sa Diyos? Usali nyo, sasagot siya. Pero linisin nyo muna mga puso ninyo. Go on, talk to the Father. May galit ka ba? May pinanakit? May tampo? May samahan ng loob? May gossiping? May murmuring? May complaint? May bitterness? Gusto mo bang maghiganti? Na para sa iyo sinira ang reputasyon mo, gusto mo rin manira ng reputasyon. Para sa iyo winasak ang buhay mo, gusto mo rin wasakin ang buhay nila. That is not of God. That is not love. Jesus said, pag ginawa ka ng masama, gumawa ka ng mabuti. Pag pinagwikaan ka ng pangit, magwika ka ng maganda. Pag nireject ka, huwag ka mag-reject. Pag minormor ka, mag-intercede ka. Forgive and forget. Walk in love. Because love is the bond of unity and love brings peace and unity. Forgive as Christ forgave you. Love as Christ loves you. At inalay ang kanyang buhay bilang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Hallelujah. Sige po, kausapin niyo ang Diyos. Kayong nakakaalam kung anong dapat yung hingin ng tawad. O maaaring kayo namumay bagong dalo, hingin niyo ng tawad yung pagpapagapan niyo sa albularyo espiritista, paniniwala sa tarot reader, sa horoscope, sa toning, magbabakasakali sa sugal, o maaaring kayo nangangalo niya nakikiapit. Lalaki ka pero pumapatol ka sa kapwa mo. Lalaki, babae ka, pumapatol ka sa kapwa mo, babae. O puno ng pita ang mata mo, ang isip mo, ang puso. Repent of it. Reject it. Renounce it. Cast it out in your being. Rebuke it. Ah. Ganyan kayo kakapangyarihan, mga anak, mga minamahal. Kayo ang susi para ang langit ay bumukas. At mababa ang Diyos mula sa trono niya at dalawin ang ating pamilya, ang ating barangay, ang ating bayan, ang ating bansa. At tulungan po tayong gapiin ang dragon ng China sa sumisimbolo kay Satanas. At ibalik ang ating pag-aaring karagatan, ang yamang dagat na atin dahil binigay ng Diyos sa atin. Payapain ang ating bansa. Dali ng mga politiko, mga namumuno sa pagkatakot sa Diyos. At mabuhay tayo mapayapa. Masagana, pagpapala sa lahat. Nasa ating panalangin ng pagwawakas ng komunismo, ng terorismo at satanismo. At pagkatalo ng mga turo, ng mga kulto na mali lahat. At nagpapahamak ng kaluluwa ng maraming tao.
Ang Diyos ay hindi malayo, hindi siya malapit, siya ay nakatira sa inyo. Kausapin niyo siya araw at gabi. Tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot. What a promise! Tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot. What a promise! Ano man ang hingin niyo sa Ama sa pangalan ko, Jesus, at ibibigay ko. What a promise! Humingi kayo ay tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. What a promise! Pray, then believe and receive. Ah, God said, kung mananalangin lang kayo at maniniwala sa mga salita ko, then I will do great and mighty things for you and through you. If you will only pray and believe my word, God said, I will do great and mighty things for you and through you. I will do great and mighty things for you and through you. Siguruhin niyo po walang maiwang kasalanan dyan, ikumpisyo po isa-isa yan. At i-claim niyo po ang kapatawaran pagkatapos niyo po magpahayag ng inyong mga kasalanan. For the blood of Jesus will wash away your sins. Kasi promise, kung ito'y ating ipapahayag siya'y tapat at banal na tayo huhugasan, lilinisin sa ating mga kasalanan at ating mga kalikuan. Hallelujah. Glory to God. At kung kayo po'y nakahingi na po ng tawad dahil po mga bagong dalo, at kayo po'y nagpatawad na rin, sumabay po kayo sa panalangin ito habang ang matagal na ay patuloy na nasa diwalang pananalangin. Sabihin niyo po ito, yung nasa lugar na ito, kayo po sa television, sa Facebook, saan mo kayong sulok ng mundo. Sabihin niyo ito, Ama, yun po ba kasalanan ko? Ay hiningi ko na ng tawad sa iyo. Mali po ang mga ito. Ito mga hinanakitan po sa mahanan lubabag sa sarili. Itong paghihiganti, salitang wala hagat kabuluhan ay hinihingi ko ng tawad. Worldliness, prayerlessness, at anumang pong klase ng immorality. O Panginoong Jesus, pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap kita bilang personal kong Diyos, gagamot, tagapagligtas ng buhay ko. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Salamat po dahil ipinahayag ko na aking mga kasalanan. Ang dugo mo'y naghugas na ng mga kasalanan ko. Ang kapatawaran ay tinanggap ko na. Malaya na ako sa kapahamakan dahil sa iyong kapatawaran. Anak na ako ng Diyos. At pwede na akong manalangin ngayon at tumanggap ng sagot mula sa iyo. Marami pong salamat sa pribileyo na madinig mo at makatanggap ng sagot mula sa iyo. Sige po, ano po ang kabigatan ninyo? Ipanalangin niyo po sa Diyos. Bawat isa po sa inyo, anong kabigatan ninyo, ipanalangin niyo sa Diyos. Be specific. Isa-isahin po natin yung kabigatan ninyo. Huwag kayong manalangin na, Lord, lahat po lang ito. Wala pong ganong panalangin. Be specific. Wala pong general prayer. It must be a specific prayer because God is a specific God. Para malaman nyo, ang sagot niya specific din. Banggitin nyo isa-isahin kabigatan ninyo. Usalin ninyo. Hindi lamang kayo nandito kayo po sa Facebook, sa Messenger, sa website, sa YouTube, sa LSN, sa TV, sa radio. Ano po kabigatan nyo, ipanalangin po ninyo. Sige po. Sa Diyos kayo tumingin, mag-usal po kayo ng panalangin. Gusto nyo lakasan, hinaan, gusto nyo magpalahon, lumuhod, tumayo, bahala kayo. Ipanalangin nyo yung kabigatan ninyo. Ipaabot nyo sa Diyos.
yung concern ninyo, ipaabot ninyo. Ako ngayon naman po iiyak, huwag niyong i-disturb yung mga tao, yung katabi ninyo. Yung iyak na nakarelease po kayo without disturbing anybody. Sumasagot po ang Diyos sa panalangin. Yes, oh God. Yes, Lord. At pagkatapos yung manalangin, i-claim yung sinagot niya kayo. Buksan niyo yung bibig niyo. Pag wala na kayong kabigatan, kapag pray na kayo, magpasalamat kayo. Sabihin niyo, Ama, salamat po, tinanggap ko na ang pinag-pray ko. Salamat po, sinagot mo na ako. Pero hanggang meron kayong kabigatan, hindi tayo nagmamadali. Keep praying. Ibigyan po natin ng mahabang oras ang pananalangin. We will put God to work. We will put God to work. We will put God to work. And that is to pray. Our help comes from God. Wala siyang option kundi tulungan tayong humingi ng tulong sa Kanya. At maniwala tayo na tayo po'y sinasagot niya. Kaya wala kang nakita, wala kang nabalita, wala kang naramdaman, believe na sinagot ka niya. And you shall have it. Believe and you shall have it. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At kayo naman po na may karamdaman, taas yung inyong kamay, I will pray for you. Pati po kayo dyan sa TV, sa radio, sa Messenger, sa Facebook, sa YouTube, sa LSN, from NCR, nationwide and worldwide. Itong oras ang himala ng inyong mga buhay, this is your day for your miracles. Ginagapos kita cancer, glaucoma, katarata, mataas na ear pressure, eye pressure, blood sugar, blood pressure, sakit sa buto, sa bato, sa baga, sa bituka, fear, doubt, unbelief, COVID-19, UK variant, South African variant, espiritu ka ng lungkot, habag sa sarili, kahirapan, kalaswaan, kahalay, addiction sa pornografo, I rebuke you. Espiritu ka ng albulary espiritista. Espiritu ka ng paghihiganti. Spirit of pride, rayuma. Prostate cancer, breast cancer, bone cancer, brain tumor. Die! I rebuke you. Espiritu ka ng pagkaparalyze. Go! Iwanan mo may karamdaman in Jesus' name and never to return. Inutusan ko yung mahinang paano yan, lumakas ka. Yung mga buto na yan na mahina, lumusog ka. Dumalo yung mga dugo sa iyong ugat, buto, laman. Inutusan ko yung matangyan na sarado, bumukas ka. Tengang sarado, bumukas ka. Ugong na tenga, be removed in Jesus' name. Dinidiklara ko, iwakas at irda mo'y perfect. Ang cornea mo, pupil at retina ay perfect. Ang mga ugat ng mata mo'y perfect. Inutusan ko yung mata na yan, bumukas ka. I declare you are glaucoma, katarata, blind eye, free in Jesus' name. At dinidiklara ko ang dibdib mo na mabigat ay magaling na, ang bukol, maliit o malaki ay patay na, ang dugo mo ay malinis, you are leukemia free. Ano mang pag-aalala, I rebuke it, nervous, I rebuke it. Bandage sa alak, sigarilyo, sugal, adultery, fornication, lesbianism, homosexuality, I rebuke you, I break your control sa buhay nila, I declare you are powerless, come out! I rebuke you in Jesus' name and never to return. And I decree, lahat na may karamdaman ay magaling na. I-wave niyo po ang inyong dalawang kamay. Sabihin niyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. Magaling na ako. Everybody inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Bend, harap. Talikod. Swing katawan. Taas po yung paa kanan. Kaliwa, kanan, kaliwa,
Kung tayo po ay buntis nagdadalang tao bagong opera, wag po kayong tumalon. Pero kung hindi naman talon, lukso, lundag, huwag po yung dalawang kamay. Inhale, exhale. Sabihin natin, Lord, salamat po. Yung pinag-pray ko ngayon ay sinagot mo na. Tinanggap ko na ang sagot. At hindi lang yan, ang karamdaman ko, pinagaling mo na. Palakpakan po natin si Jesus. At hintayin ko po ang inyong sulat, ang inyong email, ang inyong message. I want to hear from you. Napakarami pong himala ang ginawa ni Jesus sa araw na ito. At hindi lang po himala ng kagalingan. Himala ng kaligtasan, kasaganaan, pagbabago ng buhay. Himala sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral. Kung ano po inyong pinag-pray rito, sabi ko, sinagot ng Diyos lahat. At salamat sa inyo pong walang sawang katapatan sa pagbibigay niyo ng inyong pa mga first fruit. Kasi maraming pa pong gustong humabol, kaya nire-remind ko po ang lahat. Pero doon po sa nag-first fruit na, salamat sa katapatan niyo sa pagbibigay ng inyong mga tithes, offering sa television, radio, Mission of Love, Mission Travel, Dwelling Place, Fasting, Pastor's Conference, at iba pa pong mga sacrificial giving. Salamat. Huwag natin kakalimutan ang kasaganaan ay nasa pagliligtas ng kaluluwa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy ng masaganang pagbibigay ng may katapatan sa Diyos ng ating mga ikapot mga handog. At wala tayong ibibigay sa Kanya, hindi niya ibabalik. Pag ang puso natin ay bukas sa Diyos, ang langit sa atin ay bukas. Walang biyaya na inilaan ng Ama na hindi para sa atin. Lahat ng blessing o biyayang inilaan niya na apekto sa lahat ng bahagi ng buhay natin ay para sa atin. Wala pong ibang makikinabang ng kanyang kaharian kundi tayong kanyang mga anak. Kaya ang atin pong ibinibigay ay maliit sa kanya pong ibinabalik. So ano yung nangyari? Praise God, man of God, sa ati po ay galing po Paranaque City. Siya po ay bunga ng oras ng Himala via digital TV. Sangayon po sa kanya, siya po ay may 6 years na astigmatism. At pag wala daw po siyang salamin, siya po ay nahihilo at masakit po ang kanyang ulo. Subalit sa kanyang panonood ng oras ng Himala at patuloy niya sa pagdalo sa lakong lugar na ito, na wala po ang kanyang panghihilo at pagsasakit ng ulo at luminaw po ang kanyang paningin. So pag wala kang salamin, nahihilo ka? Ano po? 6 years po ako dati, may astigmatism po, apostel. Very biro, tagal na panahon, ano? So, kumusta ka na ngayon? Hindi na po ako nagsasalamin. Simula po nung pumunta ako dito first time, tinanggal ko na po talaga siya. Hindi ka na nahilo. Hindi ka na rin nagsasalamin. Na palakpakan po natin si Jesus. Sino nagpagaling sa'yo? Jesus po. Si Jesus. God bless you.